Hello guys, good evening, good evening po sa inyong lahat. Ayun, agoy. Ba't ganito to ha? Wait lang. Tignan natin, wait lang. Okay. So yan, good evening everyone. This is Barlolo Stinky guys, shout out po sa inyong lahat. Ayun, nandito tayo ngayong gabi. Wait lang, pagdating sa sombrero. Bakit ang tanting hair? Ayan. So yun, good evening guys. Andito tayo ngayong gabi para sa weekly live program ng RORD ano, Together With. Ayan. Magigiting natin kasama sa larangan ng pakikinigma. Agoy. Wait lang guys. Ayan, ganda gabi po sa inyong lahat guys. Ano po? And we're here again para magsama-sama sa isang gabi ng talakayan, balitaktakan at galitan. So yan guys, thank you very much po sa inyong lahat. Pero bago po lahat, huwag natin kalimutan ng mga to. Please, don't forget to support, to like, and also to subscribe ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, ang Ina ng Kalingap, Ati Eda Vlogs, ang Anak ng Kalingap, Kalingap Rob, and the lovely duo, Mr. Welop Malalag and Miss Rachel Morales Vlogs, and be a part of Kalingap Family. Thank you very much. Ayun, thank you very much guys. Salamat po sa inyong lahat. I will check lang the audio guys ha. Baka medyo bumitaw siya. Gawa nang na-connect na naman tayo sa ating... Wait lang. Papakitin na natin ang ating mga bisita ngayong gabi. Ano po? At para naman magkarinigan na. So yun, thank you. Wait lang guys ha. Yung settings natin sa... Wait lang po ha. Sa audio. Ayan. Call control. Control mic using your USB device. Noise. Wait lang. Okay. Noise cancellation. Wait lang po ah. Wala namang iba natin. Filter out sound from your mic that isn't speech. Tanggalin natin to. Wait lang guys. Speaker, ito microphone, PDX, push to talk, ayan. So wait lang po ah, DBM driver, caption video, okay. So yan na siguro. So maganda gabi po sa inyong lahat guys, sa 431 viewers namin ngayong gabi. Ano po, so ngayong gabi po pag-uusapan namin how we... avoid or how we lessen those fake accounts. At yung iba po talaga intentional na. Nakikita namin that meron silang gustong mangyari. So, pag-uusapan ng rewarding ngayon, ano ba yung initial actions sa pwede namin gawin para naman mabawasan itong mga walang hiyang mga to. Kaya bibigyan natin ang link ang mga kasamahan natin sa ibaba. Pero yun na, i-copy ko naman na. So, mga kapatid, pwede na kayong pumasok, ano? Pero bago po ang lahat, bigyan natin sila ng magandang intro. Ano po, para po sa inyong lahat. This is RORD, guys. Shout out sa inyong lahat. We'll be right back.
Biglang nawala. Ayan guys, ibaba ko na yung link habang kapwa ko Rordy, Rochelle Official Reactors and Defenders. Akyat na po kayo. Ano po? Pero bago ang lahat, shout out everyone. Shout out po sa present kayong gabi. Ano po? So thank you very much guys. Salamat po sa pagbisita sa aking channel. Ate Jen, Lilian Alcantara, Pax Heart Channel, Lilina Pulandaya, Juliet Chan, Marilyn Lipurada, Babylon Porpida, Janet Dimaano, si Matiso Arsky SG, Agnesia Tambora, Boroloy, shoutout. Christine Lopez Official Charity. Shoutout po ano sa Christine Lopez Official Charity Team Sydney. Shoutout po sa iyo. Please, ano, please subscribe guys. Ano po. And Veronica Paliman, Romy Padilla. Magandang gabi po sa Boroloy. Jenny Valdez. Ngayon po, Veronica Paliman, Lucille Lasat, Nida Guadiana, shoutout po. Janet Dimaano, shoutout po. Bombe Del Dacan, shoutout sa Roland. Tinggaling din ako sa live nung tapos na po. Opo. Carla Gatmaitan, Parida Maulana, Edita Ciudadano, Janet Dimaano, Amelita Bermudez, Chichay, matindi talaga tama na gumagawa ng fake account na yan. Yes, Rosana Garcia, Parida Maulana, Richie Diaz, May Alayon, ano po, Janet Dimaano, Regan Stevie, shoutout po boss for writing at sa lahat di patagad galing sa Lamy Dodong. Opo, salamat po. Ate Jen, shoutout po. Magandang gabi. Willie Austria, Sito ako at 1208, shoutout po sa iyo. Si Matiso, mega love shoutout sa lahat galing sa Lamy Dodong. Shoutout po sa inyong lahat guys. Ate Jen, shoutout po. Sino pa? Tagal umakit ang mga tao. Wait lang guys ha. Chat ko lang. Hoy, akit na kayo. Ayan, so shoutout everyone. Ano po, magandang gabi sa inyong lahat. Senator Your Vlog, shoutout po. Marilyn Lipurada, shoutout. Hulita Subad, Ate Beng Bilya, Ate Joy, Makarigser, RC Megalab, shoutout po sa inyo. Ano po, Kutaminda Nohedera, shoutout Mr. Bololoy. Ayan po, shoutout po sa Babylon Porpida, shoutout po. Boss Wow Life, shoutout boss. Kinig lang, miss you. Anak ka ng teteng, makit ka dito. Good evening watching from San Pascual. But, sa ating Maligaliga, shoutout sa inyo. At sa aking Mami Carmen, Mami Carmen, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. Ati Len P. Belos and Bromar Zana TV, shoutout po sa inyo. Ano po? At sa kabuuan ng Rochelle Official Reactors and Defenders. Hoy, akit na kayo. Akit na. Pag-usapan na natin iyan. Mga walang hiyang iyan. Edens Mix Vlog, magkagabi sa lahat yung viewers and solidar social Rochelle supporters. Nabubulol na pati ako. Hilda Pido, shoutout po. Nida Guadiana, shoutout po. Nilia Amimita, shoutout po sa inyo. Ano po? So thank you very much guys. Daniel Palos, Emma Balabi, shoutout po. Ano po? Elmer and Donila, shoutout po sa inyo. Sino pa? Sherilyn Magala, Maray de Bangkisar, for always thinking, watching here from Kamsur, Naga City, solid supporter here, Rochelle. God bless you always. Shoutout po sa inyong lahat. Sa kabos na Bicolano, John, Maray de Bangkisar, nung kabos. Ayun po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano? At ba, bakit gagayaw nyo magsiakyat? At sayang ating viewers, 626 na. Huy! Anak ni Teteng. Ate Jen, Marilyn Lipurada, Borhinya Martin, shoutout Eureka, shoutout Parida Maulana, shoutout po Ma'am Neri Aguinaldo, shoutout po Ma'am Colleen, shoutout sa'yo, shoutout. Sa Jasmine Jimenez, shoutout po Romy Padilla, shoutout po Maria Biasa, shoutout po sa inyong lahat. Ano po? So, Amelita Dor, Shea Matiso, shoutout po sa inyong lahat. Ate Lisa Nabal, shoutout po. Akit na kayo dito. Huwag na mag-indahanan pa. Shoutout Kuya Borlolo, kababayan pala kita. Ako ay sa Pinagtong Ulan, Lipa City. Nako, tayo pala yung isang bayan. Lodi Simira, shoutout sa kabayan. Ha? So, kay Pinagtong Ulan, papuntang Cuenca. Ano? Ay, talaga, malapit ka siguro sa, ano, sa Everlast. Ano? Yung feed mill na Everlast yung malaki. Ayan, John Inova, good evening sir Bololoy. May kalab shout po kay Dudong Ruel at Langga Rachel. Ang kawawa talaga sa mga pick out si Langga Rachel. Sana mahul na yan at bigyan ng election para di natularan ng iba pa. Opo. Ha, totoo yan. Adel Babaran, kagagaling lang kami sa live ni Mayor Dong Ruel. Sana masampol ang mga basher na yan. O kaya mga big boss mga yan sumusupport sa kanila kasi lalakas na loob ang bash. Honestly, gusto ko sana pag-usapan yan in pag-usapan natin technically. Napapansin naman natin guys, ano, napapansin natin yung mga bashers ngayon. Hindi, fake accounts focus tayo. Yung isang fake account si Rachel, so kung makikita nyo, pakita ko nga sa inyo. Okay ha, magbibigay tayo ng magandang halimbawa. Yan, magandang halimbawa para sa inyong lahat, okay? So, doon sa mga fake account ni Rachel,
Wait lang guys. Ito. Pull natin to. Full screen na yan. Transport. Pit to screen. Ayaw nyo makit ha? Bahala kayo. Tampo na mi. Ayan. Reset transform. Full screen natin guys. Full screen. Full screen transform. Aha. Pit to screen. Okay. So, punta tayo ng Facebook. Ayan. Ayan, punta tayo ng Facebook. Ano? So, mapapansin nyo dun sa Rachel Daes Arriba Morales. Ayan, makapansin nyo guys ha. Pisahan natin. Akit na kayo, akit na. Bakit kaya nyo magsiakyat? Rachel Daes. Ano? Rachel Daes. Rachel. Enter muna natin to. Para marami kasi to eh. Merong 51k followers, yun yung tunay. Di ba? So, mapapansin nyo itong tunay na ito, 51k followers. Yung isa, wait lang, wait lang. Pati hindi naglitaw yung isa. Napin natin. Dalawa to eh. Merong isa na 69. So, ibig sabihin, meron pong dalawang account. Ayan, ito. Mapapansin nyo, there are two accounts here. Yung isa po ay 51k followers. Yung isa po ay 69k followers. Works at taken. Ngayon mapapansin nyo, pag titingnan natin yung content, titingnan natin yung content ha. Oh, yun, may sumampa na. Okay, wait lang, tanggapin muna natin to. Wait lang po ha. Sino are? Sino are? Admit yan, si Boss RC. Boss RC, magandang gabi. Pinakagwapong yes. Kaibigan sa lahat. Yes, magandang gabi sa inyong magandang lahat. Gabi. Yan. Awa, boss. Boss, papakita ko lang to ha. Sige, go ahead. Papakita ko lang pag dinidiscuss ko sa kanila ha. So, yan. Papakita ko muna sa kanila. So, meron pong Rachel Daes Arriba Morales. Same profile pic pero magkaiba ng subscriber. Yung 51k followers, yung isa 69k followers. Ang masakit dito, mas mataas po yung followers ng fake account kaysa doon sa original sa Rachel Daes Arriba Morales na may 51,000 subscriber followers. So mapapansin nyo dito based sa content yung content ng original ayan ito sweet to lahat sweet to lahat ayan. So wait lang po ha, naglitawan lang yan, di ba? Nag-comment pa si Ate Lisa Nabal dyan, ano? So mapapansin nyo yung kasuitan itong dalawang to nandun sa tunay, ayan. Pansin niyo po ha. Okay. Pintayin natin yung ibang mga akyat, Boss RC ha. Bahala ka na po. Ayan, may pumasok yes, ulit. Po, yes, po. May pumasok ulit. Discuss lang natin to. Wait lang. Admit natin si Ate Lisa. So, mapapansin niyo dito, puro yung kanila. Puro kasuitan. Yung isa pong account, yung fake, yung 69 ha. Pero alam, ito, matitrace namin to. Huwag kang mag-alala. Matitrace namin kung sino ka. Kasi alam namin na matagal na existing tong account na to. Itong Rachel Daes Arriba Morales na 69,000 ang followers. Pag tinignan mo yung about niya, nakatago lahat. Yung page transparency niya, profile po to ha. Hindi po to page. So, see all natin. Ayan. So, wala talaga siya. History. Ayan. Seeless. October 5, 2022 po to na-create. Rachel Daes Arriba Morales na to. So matagal na po itong Facebook account. So ngayon, natago po October 5, 2022 pa ha. Na-hide niya po yung history niya. Mahusay po ito kung paano na to. Pero sabi nga, pag-uusapan namin ng aming grupo ngayon kung paano ito matitrace. Okay? So yan, magandang gabi po. Ate Lisa Nabal, Boss RC Supremo. Magandang lalaki tayo pareho. Ate Lisa, shoutout ka muna. Maganda gabi, Ate Lisa. Shoutout muna natin mga kaibigan sa baba. Good evening po sa lahat. Shoutout sa nalito sa taas, ang binata na walang kupa. Okay. Shoutout po sa lahat sa baba. Hindi ko na kayo maisa-isa. Basta shoutout sa inyo lahat. Diretso na. Team Sydney, shoutout ha kay Ma'am Christina. Shoutout. Christina Lopez. Shoutout sa'yo. Okay. Dinig ba? Dinig? Yes, boss. Okay, thank you. Type 1 nga, guys, kung kinig nyo kami lahat. Type 1 nyo nga kami. Kung ano. Wait lang, guys.
ito pala, mali. Ito, 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 ito. Yun, tatago ko na ako. Ako lang nahihiling dito eh. Wait lang guys, wait lang. Okay. Shoutout sa'yo, sige tuloy kayo, boss Arsi. Shout ka, shoutout ka. Shout ka tuloy. Bais, mahina daw ang audio mo. Mahina ang audio ko, wait lang. Ayusin ko lang, ha. Lagay lang tayong filter. Wait lang, wait lang. Color. Wow, live. Akyat na. Ano bang ginagawa niyo dyan? Bilis na, bilis. Kagalitin niyo si ate. Bahala kayo. Good evening sa inyong lahat dyan sa baba. Ayan. Sa ano, sa ilan ba viewers dito? 876 boss RC. Hindi. 900 live viewers. Shoutout sa inyong lahat. Shout din na namin kayo maisa-isa. Ayan. Thank you sa supporta niyo sa live ni Borlolo is thinking. Yeah, thank you so much. Laksan ko lang yung audio ko, boss, ha? Talagang bakit? Sige. Go. Sa akin naman, okay naman yung output. Malakas naman. Kasi bumibitaw siya. Kasi di ba ano, yung mga nanonood dyan sa'yo, mga bingian mga yan, di ba nabingi? Bingi, oo. Nabingian doon sa I love you, anong dalawa. Agoy. Anak ng teteng. Mga nabingi na bigla, ano. Wait lang guys, ha. Talagang yun na lang audio ko kaya sa. Nababa kasi eh. Wait lang. Sige boss, bati kayo. Habang hintayin natin yung iba natin kasama. Yan. Dito tayo tala-una. Jensky, shoutout sa'yo. Yan. Christina San Juan, shoutout. And of course, Julieta Subad, shoutout po. Yan, Josepa Optana, shoutout. Lucy Magdalaga, shoutout yan. Chikay, shoutout yan. Ang bilis ng comment section, ha? And of course, sino ba? Ang bilis ng comment section mo, boss? Grabe, iba na talaga ang sikat. Grabe, ano? Ganun. Aro-ar di meeting to, kaya andyan lang yan. Sila. Shout out to Team Bulaga Squad. Yan. Ay, ano ha, sana Ate Lisa, no, request ko lang kasi doon sa GC natin sa member ng RORD is merong isang concern doon, ano, maganda yung ginawa niya. Actually umakyat ako eh sa ano nila, ginagawa nila. Maganda yung ano nila, maganda yung ginagawa nila doon sa video call nila. So kailangan talaga maipagpatuloy yung ginagawa nila. Eh ano? Ano pangalan nun? An ba yun? Salamat sa'yo, An. An, okay. Rosan, malayang yung tutorial para mas... Mabigyan siya ng time na maturuan din si Ruel para at least siya yung magturo or magawa ni Ruel din at the same time. No? So sana mabigyan niyo ng way na maparating yang kay Ruel na kahit konting oras lang bigyan niya ng time si Rose Ann Malaya. Rose Ann, si Ma'am Rose Ann Malaya. Dong, okay. Shout out sa iyo Rose Ann Malaya. Dong, baka nakikinig. Thank you so much. Paki accept mo, nag-request sa iyo para maturuan ka nung para sa ano, tutorial. Hello. Maraming salamat sa iyo, Rose Ann Malaya. Yan. Oo, shoutout sa iyo, shoutout. So thank you, ha. Sa link nag-ano na rin ako sa anak ko. So nandiyan, inano ko naman diyan, dinarap ko naman. Kinig niya ako ng dalawa. Ito ngayong gabi. Matindi tong ano kasi lahat naka-hide eh. Mahusay. Kinig niya ako ng dalawa. Ay, Team Sydney, shoutout ah. Kinig niyo ako, Ate Lisa? Wala mo na tulugan ngayon. Oo, tinig na natulugan okay, ngayon na, ng na. Okay, okay. Hindi ba nagpipidback? Wala mo na tayong tulugan. Hindi naman siya. Hindi naman siya nagpipidback. Sa baba po, ilan po yung boses na lalabas ko? Baka madami.
Lagyan mo ng konting ano, lagyan mo ng konting bass. Oo, ay naka-bass na kasi dinalwa ko yung mic ko kasi nga nabagsak yung sound ko sa ano, sa mainstream para tapos ano, yung para kasing nasa loob ng ano, parang nasa loob ng banyo. Shout out po sa 1000 pure viewers natin ngayong gabi, grabe, dami. Ayan, thank you so much. Thank you po sa inyong lahat, ha? So thank you. Si ano pala? Sina? Si Ann pala 'yon. Si Ann pala, hindi si Rosan yung si nag-tutu- Ate Yoli. Magandang gabi, Ate Yoli. Sorry, aba, magpakit yun. Aba, binata, magpakita ko ng mukha. Bakit kami lang? Basta kung sino man yung ano, yung nag-tackle kanina or nag-tutorial doon sa members ng RORDGC. Okay. Thank you sa'yo. Ang hiling ko lang. Ang hiling ko lang is mabigyan siya ng time ni Roel para maturuan, ma-discuss sa kanya. At least kahit si Roel, magagawa na niya yun. Napakalaking bagay. No? Sige boss. Ano si Ann pala yun? Hindi si Rosanne. Hindi po si Rosanne. Si Ann po. Okay. Okay. Ay, boss Archie, magpakita ka ng mukha. Nasaan na si Wapdai? Hindi ako makapagpakita ng mukha. Hindi pa ako nag... Okay sa kanila. Hindi pa nalinggo. At sinabi na katapat. Huwag muna. Alam mo naman, nandyan yung ano eh. Nandyan yung ehem ko eh. Akmatetek talaga. Oy, de, joke lang. Grabe kayo ah. Mabiro lang tayo, guys. Yeah. Tayo magpapaka-stress. Ate Yoli, ikaw muna. Bati muna, Ate Yoli, para makapag-start na tayo. Para hindi na tayo abuti ng... Wait lang. Bakit napapansin ko si Ate Yoli gumaganda? Anong dahilan niyan, ha? may pambubad. Huwag mo lang tanong, secret na yun. Tama. Baka nakapoto love yan, ha? Hoy, wala akong photo lab. Hindi akong photo lab. Una po sa lahat, binabati po lahat. Shoutout po ang lahat na nandito sa baba. Media love, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat na mga supporta at nandito po kayo ngayon. Ay napakahalaga po yung pag-usapan niyo dito. No? Maraming salamat po sa supporta ninyo. Sa lahat po ng mga admin na nandito, hindi ko na po kayo maisa-isa dahil ito nga nagmamadali po, no? Magmamadali ng ating presidente na natin ito ma-explain dahil napaka-importante po ito ngayon ng ating pag-uusapan. Kaya shoutout po sa inyong lahat at huwag po tayo bibitaw hanggang sa matapos kong ating live para pong lahat ay ma-aware kung ano po talaga ang mga pakay nito, no? Na isang fake account na ito. Ayan, hindi lang po na tayo pinakao. Nabagsak talaga yung guys. Eh ano ko na ang sarili ko, magdamag to, walang tulugan hanggang bukas, hanggang hindi ito tapos. Hindi tapos. Tayo tayo diyan. JC Cabana, 49 shoutout sa iyo. Thank you very much for bisita sa akin channel. So, wait lang. Sige, pati po kayo, Ate Yuli, Ate Yali, Ate Lisa, pati kayo sa baba. Pwede tayo pag-usapan. Ayos ko lang itong audio ko. Baka magka... So, sige, okay. Habang inaayos ni Brian Boss, no? Una sa lahat po, pa-support po natin ang Team Sydney. Ayan, pa-support po natin Team Sydney, Rochelle, ano ba yung ano, pinakarang board nilang pangalan? Rochelle Fans Group, pa-support po natin. Napakatahimik din po na grupo na siya magsusuporta sa Maglangga. Supportan po natin at ganun din po. Opo. Mega love shout out kay sino nandito na? Ate Jean, mega love shout out po. Katma Duta, Datoling, mega love shout out. At ganun din. Mega love shout out. Wayne Bila, mega love shout out. Evelyn Gabriola, mega love shout out. At mega love shout out po sa team Bulaga Squad at 2024. Ayan. Ikaw naman, Boss Arce. Julita Subad, bigyan ng shoutout. Oo. Basta yun lang. Nasabi mo naman lahat. So, lahat ng nandito sa comment section na mga taga RORD members, shoutout sa inyong lahat. Thank you dun sa effort nyo kanina. Nakita ko yun. So, I salute you guys. Tuloy-tuloy nyo yan, guys. And of course, sa Team Sydney Australia, shoutout kay Ma'am Christina Lopez,
official. Yan. And of course kay ano, kay Nabnab Kaykay, shout out, at kay Myrog, shout out. At and the other members of members and admins ng ano ng Team Sydney Australia. Isingit nyo, i-shout out nyo ang RFUS, shout out kay Janet Bukid, yan. Ang admin RFUS, shout out po. Okay, game. Nandiyan na si Wow Life. Oh. RFUS, shout out yan. Dinig ka po sa Burlingway dito sa monitor ko, dinig ko po kayo dito sa YT. Uh-oh. Everybody needs a little time away. Yes. Eh, pumasok na naman, Luko. Magandang gabi po sa inyo lahat, ho. Mga RRDD yan, tsaka mga Rosel fans, magandang gabi po. Shout out po sa inyong lahat, guys. Hindi ka lang papakita. Mm-mm. Pakita ka, Boss Landy. Nakahubad kasi ako kasi alam mo namang macho ako. So, ito, macho? Hindi ka naman magpapakita. Saan banda? Ikaw, ipakita ko yung buhok ano kung nakahubad ako. Baka masira yung live ni Boss Borlolo. Baka sige, hindi na. Diba? Sige. Okay lang yan. Ayan, si Ma'am Kabsat Lid. Magandang gabi po. Ayan, gandang gabi po sa inyong lahat. Ano? So, hoping that ano hindi nagda-double yung aking sound. Bakit kasi magtatago kayo kami lang din ng super sa lahat. Sama sa ating poging host. Grabe pogi talaga Miss M's life. Sa kay mas pogi na si Kuya RC. Ayun. At sige. Ang maganda nating si Ate Lisa, si Ate Yoli at si Cubs at Lynn at sa lahat ng pinakamagandang ano diyan, mga magagandang fans. Salamat sa suporta. Okay. Shout out ko lang saglit ang Rochelle Kalingap Infinity Global Supporter. Shout out po kay Admin Jean. Thank you po sa suporta. Gaganda. Shout out din pala sa ano, no? Ang gaganda daw ng Myang Muses natin. Shout out po sa lahat ng Margel Community at saka Mardination. Magandang gabi po sa inyo. Oh, magandang gabi po sa inyong lahat, guys. Good evening. Genevieve Bravo, basta ako maraming salamat po sa RRD sa malasakit nyo sa Maglanga po. Thank you very much din po sa walang sawang pagsuporta sa amin. Alam namin sa labang ito, maaring marami kaming makabangga. Pero sabi nga po, bahala sila. shout out po sa mga Golden Titas. Na ayan, shout out po sa inyo lahat. Shout out. Ayan, umpisahan natin ng formally. Ma'am Kapsatlin, shout out sa'yo. Bati ka sa ating viewers. Shout out po sa lahat ng nandito sa RFUS at saka sa Team Sydney. Shout out po sa inyo. At saka ayun, so thank you. Sa binata po ng Rod, shout out po. Sana makahanap ka na ng pangatlo. Agree. Love na love talaga natin si Boss Arce. Ayaw nating mawawalan eh, no? Ayan guys, maganda gabi sa inyong ako lahat. Ako naman nakita nyo, ginoo ko. Ginoo ko. Hindi ba kayo naawa kay Boss RC? Hindi ka, anim na bala yata yun. Ano ba ka naman yan? Uy. Lintian na itong mga tahoy. Ayan guys, good evening everyone. Ano po? So, gawin natin we will start this meeting live formally, ano? Magandang gabi po sa inyong lahat, guys. This is RORD Rochelle Official Reactors and Defenders. So, we will discuss about the fake pages, fake accounts na sabi nga po ay sumisira especially sa kredibilidad ni Rachel Morales. So nakikita natin to, the desperate move of the enemies. Ano po? Alam natin intentional 'yan. Hindi 'yan po basta lamang gumawa ng fake accounts para lamang po sabi nga ay magkumita. Hindi po. Nakikita natin yung intention sa paggawa. Dalawang account na agad yung medyo sabi nga critical ang pagkakagawa. Yung isa ay 69,000 ang followers, mas malaki pa. Naitago niya po kung yung history ng kanyang page, kung anong galing na account. Pero huwag kang mag-alala.
We will try our best to trace you at ibabalad na namin pagmumukha mo dito sa social media. At ganun din yung bagong account na kagagawa lamang na talagang may kabastusan ng bibig. Pero pasintabi po sa lahat ha. Pero I think Boss RC, lahing ano to, lahing taga Bisaya parte dyan. Kasi yung spelling nung kanyang Dede ay Didi. Di ba? So, hindi. Na-open sa lahat ng Bisaya, ha? So, I do love you guys. Pero sabi nga, yung sa pag-spelling niya, galing siya, pwedeng galing siya sa South. Ano po? Hindi galing sa North. Ano? So, yun yung factor na yun. So, kumbaga nakikita natin, lorong spelling. O baka naman, hindi nakatapos ng grade 2. Ayun. Ayan, ayaw nung aking mic. Ayan, so thank you po. Boss, ma-interrupt kita. May nalimutan tayong i-shoutout. Sino? Si Ruel at si Rachel. Ayan, nandun naman sa intro ko natin. Nasa intro ko naman natin. Shoutout, Dudong at saka si Rachel. Shoutout sa inyo. Okay, wait lang ha. Okay, game. First time. Game na. Pag-usapan natin. Kuya, double yung shade. Oo. Ano ba yan? Ano nangyari yan sa iyo? Arsene yan? Nag-change na, para gwapo. Iyo tagani. Wait lang guys ha, ba't hindi na pitik ito? Wait lang. Okay. Sige. Wait lang mga topic na. Ah? Nawala yung ano? Nawala yung host. Nawala ako? Nagloko siguro si Claire. Nawala ako? Hello. Nawala po ako? Hello po? Bakit nakikita si Kuya? Si Kuya na po. Dito hindi siya nangyari. Kita niyo ako? Kita niyo? Grabe naman. Ano nangyari? Hello guys! Ate Lisa, kinig mo ako? Ate Lisa, kinig mo ako? Ate Yoli, kinig mo ako? Boss, hindi narinig yung boses mo, boss. Hindi ako rinig. Boss, kasi wala akong boses. Ha? Hindi mo rinig? Wala akong... Si Burloloy, wala. Ako wala. Wait lang. Ano ba yan? Wait lang. Oh, ito, kinig na ako. Hello, test mic. Okay, test mic. Okay na. Okay na. Okay, loud and clear. Okay, diretso, natin. Game. First topic. First topic natin. Ate Lisa, ikaw nga mag-initiate first topic. English. Okay. Okay, what topic you want? Okay, first topic natin. Inyo, okay. Ako magtatanong. Kayo na lang sumagot. Okay. Sige. Ikaw, Ate Lisa. Sige, baka may first topic ka. Sige. Kalma mo na. Ikaw ang host, magdiretso ka na. Ako na. Ikaw ang host. Okay, sige. First topic natin, sa tingin ninyo, ano ang initial intention ng gumagawa ng fake page? Sa inyong palagay ha, kahit sino pwede sumagot, anong initial intention ng gumagawa ng dalawang fake profile eh. Kumbaga, ginagaya niya talaga yung profile ni Rachel. Ano yung unang intention sa inyong palagay? Miss Kabsatlin, anong intention sa tingin mo? Sige, ako unang sasagot. Sige, Ate Yoli. Una, siguro dahil una, diba, ginamit yung picture ni Langga, ang ginamit dyan. And then, wala siyang ginagawa kundi paninira. Ang hanap-anam ko dyan na ang intention ay sira yung si Rachel. Ito siguro ay medyo may gamit, pero siya no ban. Ang kanyang mga post, hindi maganda sa Rachel. And then, tayo naman na-check natin yung FB account ng binaba pa lang ni Dodong Ben sa GC. In-check na, no? Si Busarsi nag-check din. At napakang basic na rin yung nag-anong festival. So, ano, lahat dinilit niya information sa kanyang account na yun sa FB. So, hindi po natin malaman talaga kung sino siya. Dahil dinilit niya lahat, binurado lahat ang mga... sigurado, ako parang kutob ko ay kilala lang ni Narwen.
no? Ang kutob ko dyan, parang kilala din nila bakit dinilit niya ang mga informasyon sa kanya. At tama lang ang reason ko dyan, Boss Warinoy. Yung post lang yun na doon sa Calling of Angels, parang pinapalabas niya na parang pinalabas niya na nagmamalaki si Richelle, na parang pinalabas doon na mas maganda si Richelle kaysa sa parang gusto niya palabasin na sabihin ni Richelle na mas maganda si Richelle sa mga angels. So yun po ay klaro na paninira ko talaga. Gusto ko talaga nilang paawayin si Kalina, ang mga Calling of Angels at kay Richelle. Gusto nilang pasabunin. Now, which is, na alam po natin na hindi po yung si Richelle ang may hawak na akaw. So yun po yung yun po yung concern natin dyan na sana malaman ng Calling of Angels at ng Calling of Community na wala po, hindi po yung si Richelle ang naninira sa Calling of Angels. Okay. So, yan ako muna ako sa akin para abos na ako para makapag na ganun dito nagluluto sa kusina. Wait lang. Kayo na muna. Okay, sige. Okay, sino pa? Sino pa yung may idea tungkol dyan? Ako. Para sa akin. Sige, ko muna. Sige, para sa akin, simple lang naman yun. Gusto niyang magmukhang masama si Richelle at gusto niyang maging bida-bida si Richelle. At gusto niyang simple siraan si Richelle sa madlang people at yung mga taong hindi masyadong nag-ano. Alam mo yun, di ba may mga user ng Facebook na hindi masyadong inaalam kung legit ba to or fake. Uh-oh. Ng attention na ng attention in a bad way na mapasama si Rachel. Yun lang yung pinaka-purpose niyan eh. So, andun siguro yung inis na inis talaga siya kay Rachel na minsan baliw-baliwan yung post niya sa mga caption niya. Oo. Para sa akin, walang iba kundi manira ng pagkatao ni kay Rachel at gusto niyang pagsabungin din yung iba. Yung gusto niya, parang ang pangit nga actually niya eh kasi iba-iba yung post niya. Minsan agri siya, minsan basta baliw-baliwan yung ano niya. Sa patilang salita, panilang tao talaga yung ginawa niya kasi yun na nga mga guys, social fan shout out. Yun ang ginawa niya. Ginaya niya ang FB account, pati mukha ni Langga Rachel, lahat na sa mga FB info ni Rachel, ginaya niya lahat. Tapos ang mga post doon na sabihin gito ganyan, may nag-ano sa amin ni Roel, buntis na siya, something like that, etc. etc. Ang dami. So andun na yung, di ba, andun na yung sinisaraan niya si Langga Rachel, tapos ngayon ang bago na naman. Kaya nga nag-continue ko kanina guys para ipaalam naman din sa mga Calling of Angel fans na hindi po si Rachel ang nag-post ng ganun. So as a Rachel. So yun na nga, ang purpose talaga doon na pwedeng sabihin na ang kumawa naman, may ingit ka Rachel, number two, na gustong mangyari na magkagulo lang ang itong community natin, mapapagsak yung mga mapasama. Or mapasama. Yes, it ganun is. Yung datingan eh. Oo. Kitang-kita yung intention. So, sa mga ibang nagsabi dyan, bakit kami nag-focus sa bashers? Hindi po namin ano yan. Oh. Kumbaga, ngayon lang ulit nangyari kasi po karapat dapat talagang bigyan ng atensyon ng RORD para kasi po ang pangit po ng ginawa eh. Talagang paninirang tao na yung ginawa eh. Oh, na po. Correct. Boss RC? Yun lang po. Oh, yun. Sa akin naman, no, nakita naman natin o nabasa natin kung ano yung mga sinabi nung pick na yan, pick Rachel Morales na yan. So, for me kasi as yung ginawa niya kasi is paninirang tao na gusto niyang yurakan talaga yung pagkatao ni Rachel, sirain sa maraming supporters. And actually yung mga sinabi niya kung talagang matitrace lang yun, pwede na siyang kasuhan doon eh. Oo. Dahil sobra ng below the belt yung ginawa niya. Correct. And masakit lang kasi hindi natin makontent ng lubusan, hindi natin ma-emphasize or ma-highlight yung mga sinabi kasi it's because para na rin kay Rachel, no? Kasi talaga namang hindi kaaya-aya yung mga sinabi. Boss RC, pwede magtanong? Baka nanonood siya eh. Pwede magtanong, Boss RC? Yung dalawang kumuha ng fake account na yun. Sa iyong, di ba, abogado naman anak mo? Ano yung pwedeng initial gawin para ma-trace yung... Initial gawin ha, para ma-trace lang yung holder ng account na yon?
yung ginagawa? Actually, ano, tinawagan ko na yung anak ko dyan. Mm-hmm. Si yung IT ko na anak. Okay. Nasa Cebu siya. Okay. Ang sagot niya sa akin dito is, wait lang ha. Sige boss, pakita mo. Sabi baka niya, sabihin na yung drawing. Hindi to drawing. Basahin mo, basahin mo. Ito yung, wait ha. Paano ba ito maalis tong aso na to? Ikaw kasi lagay ka na lagay na aso. Uy, shit. Ito yun, o. Wala, aso pa din. Aso pa din. Wait. Ay, sorry, interruption na. May nag-message sa mga Golden Titas, pakita daw kayo para daw makita yung ganda at guwapo nyo. Oh, patay tayo dyan. Hindi, sagot dito kasi, humingi ako sa kanya ng, ano, humingi ako sa kanya ng tulong, actually. Pagkasabi sa akin ni Ate Yoli, pwede ba na ano? Ang sabi ng anak ko, walang access, wala siyang access sa FB. Bali ang source, iba na iba ang kanilang source. Ang source code parang iba. Mm-hmm. And then hindi maka-detect IP. Hindi ma-detect ang IP. Ano, hinide nila lahat. Pati yung IP. Hinide nila lahat. Kasi importante kasi makuha yung IP. Yes, it is. Totoo yan. Yan ang pinaka-importante, yung IP address. Connected yan. Sa email. Kaya, yan eh. Ang advice niya, mm-hmm, must report na lang talaga. Which is yung ginagawa ng team natin sa okay. Team RORD. Tama okay. Yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi ko mapakita paano ba tanggalin tong aso na to. Nilagyan-lagyan mo aso eh. Okay guys, so malinaw yung pagkakasabi ni Boss RC Supremo. Ano? So medyo mahusay po yung gumawa nung account. Lalo na itong recent Boss RC. Parang itong recent medyo mabigat-bigat eh. Kasi yung kukunti pa. Mm. Chinek ko din kasi siya. Kasi honestly boss, kahit paano naman may alam tayo sa technical. Chinek ko yung dalawa. Yung isa talaga, yung nauna, dinelete niya yung history ng pagkakapalit nung kanyang mga dating pangalan nung profile na yon. Itong pangalawa, newly account talaga to. Ang problema nga, untraceable din yung IP ad. So ngayon, siguro, akin in my own assumption, ng Kabsatlin, bago ako magsalita, ano sa palagay mo yung intention nitong hinayupak na to? Hinayupak talaga. Kasi kung ma-detect lang talaga yung IP address niyan, malaman kung sino yan. Actually, pwede nating tulungan si Rachel na i-demanda yan eh. Pwedeng-pwede na eh. Kasi yung mga sinabi niya, mabigat yun. Remember guys, masakit yun. Masakit yun para kay Rachel. Kasi unang-una... Alam mo yung NTIS, ano yun eh, paninirang... Grabe meron yun. Pa akong ano, meron pa akong isang nalabalitaan na isang founder ng isang grupo tinawagan ng fake na yan. Mm-hmm. At sinabi na kesyo ganito ganyan. Alam niya yan natin ano, Tioli. Tinawagan. So nabusesan. Nabuses. Yun, pwede nating gawin. Pwede nating mapapansin talaga mga boss na sa Rachel talaga, which is Carol sa Rachel, ang punterya talaga ng mga bosses si Rachel talaga. Yes. Oh, guys, na, may dinilit ako eh. Nakausap ko yung kaibigan kong IT nga, yun na, sabihin ko na rin na dati, madaling magkuha ng IT address sa Facebook, pero ngayon daw, pahirap pa na daw. Pero sabi niya, sige, hanggang bukas. Yung source code kasi yung problema. Meron pa akong nakalimutan. So, yung last na reply sa akin ng anak ko, kung hindi pa mano, i-mass report muna. Kung hindi pa rin makuha, so bukas malalaman ko yung other move na gagawin niya. Okay, sige. So, kung anong pwede pang gawin. Kasi busy lang siya kasi nasa office work siya. Okay. Hindi lang sabi sa akin nung kaibigan ko na hanggang bukas daw at ito na bukas pero pag hindi daw kaya pwede naman daw idulog sa kamkramin kasi pagdating sa kaya na yan doon. Kumplito lang ganito matlis daw agad yun. Okay, sige. So kung mga ilang araw pag hindi man no, siguro kay yung dito sa amin dito sa amin malapit naman ang kamkramin pag check na ako doon mahingi ako ng ano doon. Pwedeng humingi ng assistance dyan. Tsaka ano ha, kung nagpasit to kasi ang bibigat na ng mga sinabi. Okay. Ano, kung sakaling mahanap yan, yung isang ano founder dyan, pwede natin gawing testigo yan.
Kasi okay, tinawagan na mismo siya eh. Kaya yung ginawa doon, in-advisean ko na lang na sipain na kagad yung Rachel na nandun sa GC nila. Kasi mm-hmm, walang kaalam-alam yung nandun sa loob ng GC nila, fake. No? Masaklap eh. So, Boss RC, Boss RC, Boss RC, base sa sinabi mong yan, Boss RC, base sa sinabi mong yan, nasa loob ng GC, tama? Oo, nasa loob ng GC. Nasa loob ng group, tama? Oo, ang problema kasi, itong team, hindi nila alam yung fake at saka legit. Inaccept nila. Oo, pinasok nila. Okay. So, kaya sabi ko, pinakita ko kay Ate Yoli, sabi ko, Ate Yoli, check naman to, please, kung legit ba yung nakapasok na yan sa team na to. Okay. So, sinabi ni Ate Yoli na fake daw yan. So, pinasipa ko agad. Sir Jens, akit ka dito, Sir Jens Sinisa. Akit ka. Kasi dalawa lang dyan ang pakay ng mga gumagawa ng fake. Si Ryan, si Richelle sa mga supporters at pangbudol sa mga sponsor. Yan ang dalawang pakay. Pwede. Magkumita ng pera at manira. Yan lang. Nothing more, nothing less. Basta pag hindi manuto, guys, no? Pag hindi malutas ng IT, hindi maano, manong IT, wala nang no choice ato, kundi kamkrame, pwede. Hindi kundi ilapit na sa ano talaga. Uh-oh. Sa krame ganun. Ano yan eh, Boss Andy, pwede kasing hingan yata, and in my own knowledge, pwedeng hingan ng authorization letter si Rachel or si basta yung concerned person, si Rachel. Pwedeng hingan ng authorization. Di basta kumpleto ka na ng mga ebidensya, mga SS, ayos na yun. Tapos kayo no, kay lang Rachel. Okay. Yun na po ang gawin ko talaga kasi ako yung malapit-lapit dito. Okay. Sige. So, pagtulong-tulungan natin. So, I will do my best din, guys. Ano, ako din, kikilos din ako. Ang kailangan lang natin matrace siya. Yun lang. Nothing more, nothing less. Matrace natin siya, malaman kung sino. Kasi lahat naman yan connected sa cellphone. May recovery number yan. Kasi, or recovery email. Hindi pwedeng walang email, hindi pwedeng walang cellphone. Now, kung gumawa siya ng bagong email, ibig sabihin, yung email na yon is may certain IP address yun ang gawin. Ibig sabihin, certain laptop, certain gadget na connected sa IP na yon, traceable na po yan. Okay? So, kumbaga, and technical aspect, guys, so maaari matalino po yung gumagawa ng fake account. Pero sabi nga po, lahat po pwedeng gawa ng paraan. Okay? So, kahit po ako personally, kahit magbayad tayo ng IT, no problem with me. Basta lang matrace yung hinayupak na yan. Okay? Yun lang. Tama, boss. Oo, kahit magbayad ako IT. Yung IT na mahusay. Fans, hindi na pwede yung lagi na lang kilig-kilig. Hindi pwede yung kilig-kilig. Yung langga hindi, masyado po kasing ano, guys. Masyado po kasing personal yung atake. No problem po kapag sinabihan ng pangit, malande, maarte, okay lang po yun. Pero yung paniniram po rin na po na ginagawa niya, ay, hindi na po yan, ano? Hindi na po yan basta-basta. It's against the law. Oh, sako po yan ng Bausi. Sako po yan ng Bausi. Yung ano eh, yung sinabi niya na, yun na, ano yung comment niya na, ay, sala, ano, hindi ko nakasama yung sirwel na pangit, yung ganito, tapos, naka-score na naman. Yun ang masakit sa akin eh. Hindi ko matanggap yun. Yung bastos na talaga. Bastos talaga eh. O maari, so, maari sa ngayon guys. Pinagtatawanan niya tayo kasi ganito ginagawa natin. Gusto ko mapanood mo to. Gusto mo makita kami na kumikilos kami ayon sa aming sariling pagpapasya para matulungan yung bata, si Rachel at saka si Ruel. Now, kung wala kang konsensya, may katapat ka rin. Pero tiyakin mo lamang na hindi ko malalaman kung sino ka. Tiyakin mo lamang, galingan mo pa. Tiyakin mo na hindi ko malalaman kung sino ka. Tandaan mo yan. Galingan mo. Pag nasa loob ka ng kalingap, sabi ko sa iyo. Di ba? Hindi po yun pagbabanta. Tiyakin mo lang, galingan mo pa. Na hindi kita matrace. Galingan mo pa. Di ba? So, kasi,
ano na eh, yung personal lang tira nila kay Miguel, sobra na to, hindi na bagay. Sobra na yan. Okay na ba sana yung, ano, yung mga mambas kay Lang Grisel, kasi alam natin, understandable. Normal yun eh, kasama sa social media yan. Understandable naman, pag sinabing social media, may mga bases, may pahit ka, maitim ka, ganito, ganyan, etc., mataba ka. Pero yung sabihin, ganito, ganyan, ano kami ni Lowell, ano na, pero ang hira, wala na eh. Paniniram puri na yan. Dito sa belt na, talagang ano na, against the law. Yan eh, pagkatao na kasi ni Rachel yung ni Yurakan niya doon. Oo. Kahit hindi naman yun yung ginagawa ng bata, eh shout out Sir Jess, maganda gabi. Na ano nila eh, pinalalabas nila na ganun si Rachel na hindi naman. Oo. Di ba? Although yung ginagawa ninyong atake kay Rachel, sa ngayon ay pinagtatawalan niyo kami. Oo. Dahil siguro isa lang naman ang nasa isip niyo nan eh. Ninyo niyan eh. Uh-huh. Wala kaming alam, ganito, ganyan. Uh-huh. Pero mismong si Rachel, nagsabi dyan sa GC namin. Uh-huh. Sa GC namin mismo, uh-huh, hindi niya gawain yung ganun. yun siguro ang pagkakaalam ng mga basis nilang ni Rachel na yung araw-arti mo lang alam. So, nagkakamali kayo doon. Oh, doon kayo mali. Kasi guys, alam ko ang mga basis ngayon, Bosta, sobrang natatawa ngayon, natutuwa, lalo pa sa aso mo. Tuwing nagsasalita ka, iling ng iling. Ay kindad pa. Kami po, hindi, totoo naman po. Kasi, ano naman eh, yung DC naman namin, open dun sa dalawang bata yan eh. Nag-aano sila eh. Pero, sana naman po, no, galingan nyo. Kasi, gagawin namin yung lahat. Makakaya na namin. Tama ba, Sarsi? Gagawin natin, makakaya natin. Matrace lang namin kayo. Kasi sumusobra na rin kayo eh. Kami hindi kami papalag kung hindi masyado yung binibitawan yung salita. Tatawanan lang namin kayo. Pero yung hindi ko gusto doon yung binitawan yung ano eh. Salamat, hindi ko kasama yung si Rebel na pangit, naka-score na naman si ganito. Hindi ko gusto yun eh kasi... Sobrang pambababoy na yun eh. Pambababoy na yun. Kinuhanin niyo eh na ang bata-bata pa ni Rachel para sabihan niyo ng ganyan. Correct. Diba? So... Ano mga malunok na, interruption mo sa lahat, mawalang galang lang sa host sa lahat ng ano na, manunawagan ako sa lahat ng mga reactor na gustong mag-content doon sa mga batch nilang Garishel dito sa Mano. Sana po, pakiusap po, huwag niyo pong i-highlights kung ano yung mga sinasabi ng fake na, kasi po, para na lang kailang Garishel po, pakiusap po, huwag niyo pong i-highlights po. Huwag niyo i-highlights. Sa lahat ng mga reactor na gusto mag-content. Talakayin niyo lang, pero huwag niyo i-highlights. Itakakil ninyo, pero huwag niyo i-highlight yung mga sinabi. Kasi ang iniingatan na rin po dito yung pagkatao ni Rachel. Kasi hindi naman natin po masasabi na ang mga supporters, iba-iba po ang tumatakbo sa kaisipan. And then, syempre, magiging ano po yan ang ibang basher. Magiging way na naman yan, di ba? At saka, so, tapos po Luloy, about dun sa sinabi ni ang picky na Rachel dun sa mga Kalingap Angels, baka mag-ano yung mga Kalingap Angel fans, buti pag-usapan natin ngayon. No? Regarding naman po doon, ano, doon sa post na yon, alam nyo namang malisyoso yun. Ang mahirap kasi dito, talagang kopyang-kopya lahat, yung proof picture, ano, lahat lang, yung mga fans maguguluhan din pag hindi alam yung ano. Tapos boss, ang problema dyan boss Arsi, Ate Lisa, Ate Yoli, mas mataas yung subscriber nung isa, yung ng followers isa 69,000, yung isa yung original 51,000. Tapos yung isa na bago pa lang naman. So ngayon mapapansin niyo dito, minsan kasi ang tao nakabase kung alin yung pinakamarami ang subs, ang followers, di ba? Mostly. So ngayon po linawin natin. Linawin natin. Na followers. Yes. Kaya lalong dumami po ang followers nung 69 na yun eh. Alam ko kung sino ka. Wag lang ako magkakamali kasi dati 62,000 lang ang followers mo. Alam ko ang dati mong pangalan. Pag natiya kong ikaw yon, patay ka sa akin. Sabi ko sa iyo. 62,000 lang dati yan. 62,000 lang yan. Same ba yan yung dati? Boss Borlolo. Same na yung dati. Ha? Pwede ako naman. Sige Ate Lisa. Sorry. Wala si Ate Lisa. Sorry. Sige Ate Lisa. Ikaw naman. Sorry. Ate Lisa, ano? Sige. Niniwala ako dyan sa pic. Okay. Niniwala ako dyan sa pic na yan. Na andyan lang malapit lang yan sa kanila at kilala si Rachel. Okay.
Pwede? Malakas ang paniniwala ko. Kasi yung nakaraan na basher ni Rachel ay tagaroon mismo sa Daet. Okay. Kaya naniniwala ako na dyan lang niya sa tabi-tabi. Maaaring kakilala niya. Maaaring nagpa-picture sa kanya. Pero isa lang ang may sigurado ko. Hindi kami titigil kahit pa anong mangyari. Pupuntahan kita. Maniwala ka. Alam ko na ang address mo. Parang ka. Pupunta ka na ni Ate Lisa. Di ba? Naniniwala talaga akong naandyan lang yan. Yung fake na yan, naandyan lang yan sa tabi. Maaring kilala niya yan. Okay. Maaring kilala niya yan. Okay. Kasi bago lang eh. Kasi yung tipo ng pananalita niya talagang wala namang utak. Talagang ang gusto lang niya ay sirain si Rachel. So malinaw Ate Lisa, bobo. Bobo, wala namang utak talaga. Kasi hindi, kasi kung normal na tao yan, hindi ang gagawa ng ganyan. Yes, totoo yan, totoo. Wala. Kasi kung talagang, kung hindi talaga maaring inggit, baka kasi ang mukha niya, hindi ka aya-aya ang pagmumukha, inggit na inggit kay Rachel na maganda. Isa lang yan. Yung bagong account, no? Kita nyo? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag niyong galitin ang mga may edad na matatanda. Nako po, talaga pupunta ng bahay. Boss RC, ano yan? Boss RC, ano yan? Ito yung usapan namin ng anak ko. Oh, tapos, ano sabi? At, ano boss? Ano sabi? Hmm. Yan yung huli niyong usap. Ano pa? Kanina pa, inantay ko pa yung sagot eh. Okay, sige. Sige, Ate Lisa. Kanina lang yan, Boss Polaroy, kanina lang yan. Kasi kanina, parang naano na nga ako. Kaya sabi ko kay Boss RC, Boss, di ba, may anak kang IT. Mm-mm. Tapos sabi niya, nasa Singapore. Sabi ko, pwedeng ipiin niya siya. Kahit nasa Singapore ngayon yung anak niya, piniin niya nga para mapacheck lang. Sabi ko, pacheck lang yan. Okay. Urgent lang na ma-check yan. Yun yan, sabi ni Boss RC sa akin. Pinasa yan sa akin yung message na yun ng anak niya. Binura daw yung lahat ng mga information niya. Mm-mm. So, ang magawa natin dyan ay mas report ko talaga siya. Yun nga lang, nakakalungkot nga no, yung sinabi niya, nakita nga natin dyan na mas mataas pa kasi sila kay Rachel followers. Mm-mm. Yun ang ano natin. Kaya marami, hindi natin minsan maano din ang mga supporters kasi mga ibang supporters, ang tingin nila na mas malaki yung supporters, yun ang legit na Rachel. Oo, ganun nagiging pamantayan eh. Okay. Pwede makasigit ako. Sige, ate. Hindi ba sige, pwede si Rachel magpalagay ng ano ba yan ng badge? Ng, oh. Ano tawag ba yan? Blue badge. Blue badge. Pwede na ba siya makapag-apply ng 100,000 na ito alam ko eh. 100,000 alam ko eh. Mag-marriage mo yung level lang. Sige, Ate Lisa. Okay. Pwede po makiusap sa mga Rochelle fans. Okay. Kasi yung iba kasi, pakita lang nila yung may picture. May picture ni Roel at ni Rachel. Mm-hmm. So good at doon nanonood. Bakit hindi natin tingnan kung fake o ano? Kasi doon pa lang sa followers nila, malalaman mo kung fake o hindi eh. Mm-hmm. Kung fake o legit eh. Kasi yung iba kasi sinusuportahan eh. Makita lang yung mukha. Panood na doon. Hindi kasi nakakatulong eh. Lalo lang lumalaki ang mga followers ng mga hinayupak na yan. Blue check, blue badge. Sa Facebook talaga, Ate Lisa, marami talagang ano eh. Pag sa Facebook kasi talaga maraming nanonood. Tsaka pangalawa. Hindi nasakop yan. Tsaka pangalawa kasi, alam na natin na ang karamihang fans ng Rochelle talaga, aminin natin tinuwi, hindi talaga may mga edad na. Kumbaga, senior mostly. Kumbaga, hindi nila alam kung ano yung fake, kung ano yung totoo. Basta may makita na sa picture, yun ha. Panunood din lang. So, mas maganda, yung habang andito tayo, araw-araw, iparemind sa kanila na sabihin na ganito, ganyan. Sana, guys, sa mga ano dyan, mga ate dyan na kung gusto nyo manood ng Rochelle, huwag na sa Facebook, dito na sa YouTube. Huwag na sa Facebook talaga. Kasi sa YouTube medyo mahirap gayahin eh. Kaya sa kasi pag sa YouTube kasi hindi sila makapag-gaya kasi nang sa YouTube madali lang mag-strike. Oo, may strike ka diyan. Ano,
Ipanalangin lang natin na magkasundo si Facebook at si YouTube para magkasundo sila sa rooms. Huwag kayo ba yan? Magkababag yan eh. Hindi, kasi ganito yan eh. Ito reality ha, paliwanag ko. The reality of it. YouTube po is an entity sakop ng Google. Ano, di ba? Si Facebook po, alam natin, kay Mark Zuckerberg. Kay Kuya Mark yan. Okay? So, kumbaga, may mga bagay na hindi sila pinagkakasunduan. At ang nangyayari minsan, ang sumisira sa YouTube is yung mismong Facebook. Kasi yung mga content creator sa YouTube, talagang walang magawa. Pagdating dinala yung video mo, dinala sa Facebook. Now, ang pinakamagagawa lang natin sa Facebook talaga, mostly kapag fake pages or re-uploader is mass reporting. Yun lang talaga nating mo. Pero ito pong ginawa na ito kay Rachel, ito po ay identity theft. Ang tawag po dyan, ano, identity theft, which is punishable by law. May imprisonment po yan. Ano po, napakabigat po nung kaso niyan. Kaya lang, sabi nga, ang kung hindi po namin siya matrace, so andyan naman si Boss Andy, so malapit naman siya sa Krame, meron pong division talaga dyan. Kahit nga USB screenshot, kaya nilang matrace kung sino may-ari. Totoo po yun. Diba? Ikaw, Boss Jens, sinisa, shoutout. Ano masasabi mo? O nga, Boss Jens. Nakikinig lang eh. Sorry. Pasensya na. Windang ang host ngayon. Medyo mainit ang dugo ko eh. Boss Jens, maganda gabi. Boss, sorry ha. Merong ano lang nagpasa sa akin. May nakuha na ditong IP? Page ID. Ipapasa ko sa inyo. Sige. Tapos send mo sa GC. Ginawa lang siya. Ginawa lang to ay March 26. Bago lang talaga to. March 2024, oh. Yun na yun. O, tapos may nakalagay na ditong ID. Baka ipasa ko to sa inyo. Sige, send mo sa GC. Yung kapapasa lang sa akin. Sige. Boss Jens, supportahan mo natin yung ano. Supportahan pa natin yung panawagan ni Dudong Robert sa kanyang Facebook. Ah. Paki-support po, paki-support ha. Support lang po natin, guys. 'Di ba nung ano, nung walang Blue Buds si Rowell, ang dami ding gumagaya sa account niyang Rowell Matubang. Pero ang Blue Buds kasi, alam ko kasi Ate Capsatlin, pagdating sa Blue Buds, alam ko mayroon din nahabol silang ano diyan 'di ba kay Facebook. Magkakaroon sila ng Blue Buds kung nahabol nila yung ano. Parang 100k followers yata. Parang ganun yata, boss. Parang 100k ganun. Tapos may bayad yan, application. Alam ko may bayad yan eh. May ano na sa akin ng Blue Buds, wala pa akong 5,000 followers. Ah, meron na. Kasi ano, ngayon, guys, sa Facebook. Ano pa lang ang followers ko eh. Yung sa Facebook kasi yung Blue Buds nila, pwede mong bilhin. Nabibili yata yung Blue Buds. Sa Facebook, magkano yung Blue Buds? Depende kung ilang buwan mo. 500? Ha? 'Di ba gusto sana nilang gae ano mag blue badge din pero nauna na yung fake na Rachel. Oo, nauna na. Ano to ati ano ati yung isa na may isa din mga kay Rowell man to. Kay Rachel yan. Mukha ni Lisa to. Kay Rachel yung isa. Bakit mukha ni Lisa yan? Sige. Ba't ginaya na? Babaan tayo dito. 213-614-941-845-037. Okay. Gets ko na. Okay. 5057. Ito po yung bagong gaba, yung March 26, 2024 pa lang. Tama ga? Ilang araw lang. Yan. Bagong gawa lang po. Sige. Itong may page ID, ito yung, aba, di ba itong isa personal account? Profile itong isa, di ba? Itong 6 follower. Ito yung naninira kay Rachel ngayon. Ah, yan ito. Yung bago. Yan yung, Okay. Yan yung malakas na loob na mag-comment sa tapos may group pa. Ang masaklap dito, may group pa sila. Ang admin yung Peking Ruel at saka yung Rachel Morales na isa.
Yung Rachel Daes, diba? Arriba Morales. Oh, may group sila, te. Diba? Talagang admin ay dalawa. Wait lang. Napansin ko dito sa ano? Mhm. 'Di ba ang gamit ni Ruel na profile picture? Same din. Ha? Oh, siya rin ginamit nila. Ayun, yeah, ginamit ka pareho. Pares nga. Parehong fake yan. Delikado to. Pares sa parehas. Kaya nga delikado to eh. Baka kasi ang main ni Ruel ang ano eh, madali. Mm, pares sa pares yan. Minsan kasi sa mass reporting pero, kasi, minsan sablay si Facebook. Pero di ba nag-tinyo ng profile si Dodong? Pwede ko ba itong ano? Pwede ko ito i-forward doon sa anak ko? Oh, sige, forward mo. Oh, boss. Forward mo. Oo, sige. Isa lang. Mag-mute ka rin. Na-feedback. Isa lang may sisigurado ko dyan. Natatawa-tawa siya. Oo, natatawa. Tatawa yan ngayon. Tatawa ngayon yan. Bukas iyak ka. Sabi ko nga Ate Lisa kanina, siguraduhin lang niya na hindi natin siya matitrace, hindi natin malalaman kung sino siya. Siguraduhin lang niya. Yun lang sasabihin ko sa'yo. Galingan mo pa. Sumasakit hawak. Nandiyan lang siya unan. Sumasakit hawak ko sa'yo. Paring nandito lang unan. Oo, oh, mga nagko-comment. Nanonood dyan. 1,404. Shoutout sa inyo. Maari, nagtatawa-tawa yan. Oo. Di ba yung sabi, may group page sila. Mm-mm. Ibig sabihin, yung doon sa post na yun na isunare, na pinagtulungan nila si Rachel, doon galing sa ano nila, sa group page na yun, ang mga nag-comment. Kasi nalaglag siya, di ba? Kasi sila yung nagtutulungan. Yung pinagtutulungan si Rachel doon. Mm-mm. Kasi yung gumagawa ng fake page ni Ruel at ni Rachel, isang tao lang yan. Malamang. Isang tao lang yan. Ayan. Oh, isa lang yan. Isa lang. Tsaka isang ano, tao lang ng mga... mga kung pwede sana, yung kay Rachel, concern lang yung isang supporters niya. Ah, okay. Pakisabi na lang yung i-change name niya. At saka yung, tas yung blue badge. Ah, pwede yan. Pwede yung change name. Ha? Wala na doon blue badge. Parang kahit mag-change name siya, boss, mga ilang araw, gagayahin din yan. Ah, oh, sabagay. Pwede. Alam natin, ang dami ng ano nang inilangga ratio. Hindi. Sabagay, nag-change name na rin siya dati, di ba? No, nag-change name. Diba yung unang Facebook niya, Rachel Morales lang. Tapos ngayon, nagtaga na Daes, Arriba. Agad niyang i-apply yung blue badge. Pagka-change niya agad. Oh, pwede naman yun eh. Pagka-change name niya, apply agad niya agad. Apply niya agad. Ay, siya, kasi 500 lang yata yung monthly. May badge na siya yung fake. Ata, di ba? Dati may badge na. Oh, yung fake may badge na. Una pa nga yun eh. Oo. Ayun nga. Nauna pa nga. Mahusay nga yan eh. And come to think of it na naitatago niya yung lahat ng record niya. Ibig sabihin marunong po yung gumagawa. Hindi po yan matanda. Okay ha, Boss RC. Yan pong gumagawa na yan, hindi po yan matanda. Hindi yan matanda. Baka mga kasing idadan ko lang po yan. Ano yan? Hindi yan matanda. Baka kasing idadan ko lang yan. Di ba? Hindi matanda. Sana lang, Boss RC, hindi ko kamukha. Teteng mo. Hindi yan matanda. Ano lang natin yan. Di ba? Sana lang, hindi ko kamukha. Hindi lang natin yan. Magteteng mo. Parang may kukong na lang ako kung sino yun. Mag-change name niya tapos direct na mag-apply ng blue badge. Yun nga, pag change name niya, apply ka agad niya blue badge. Pwede yun eh. Ganon dapat. Mag-apply din yung pick. Ganon pa din. Walang mangyayari. Ginagaya nga kasi. Same. Di baling hindi natin kamukha. Basta kamukha ni Boss RC, okay na yun. Kaya nga, boss. Ang sabi ko nga sa content ko, itong gumawa ng fake Facebook ni Langga Rizal sa ni Dudong Ruel, parang isang tao lang. Oo, isang tao lang. Pag na-trace mo, boss Andy, ganito yan eh. Mako-confirm natin yan. Kapag na-trace yung IP ad nung Rachel na admin
nung group at saka yung Ruel na admin ng group. So ibig sabihin po yung paano po ba natitrace yung IP ad? Yung IP ad po is nakabase sa bawat gadget at sa bawat internet. Yung bawat gadget po may kanya-kanya pong IP ad yan. Yung bawat internet po natin may kanya-kanyang IP ad yan. Now, kung ginawa mo yan sa isang bahay lamang at isang internet connection ang ginamit mo, yari ka na. Huli ka na dyan. Okay? So, matrace lang yung isa, may connect na po yan dun sa isa. Basta same IP address sa loob ng isang bahay. Now, ano daw ba ang kahalagahan ng IP address? That IP address po ay pwede pong gawing malaking ebidensya sa lahat ng cybercrime sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ginagamit pong ebidensya yan. Now, paano ba makokonek? Sabi, magkaiba, cellphone ng isang ginamit ko, cellphone namang iba yung ginamit ko. Ngayon, ang problema dyan, yung certain IP ad ng internet na yon parehas connected doon sa cellphone na yon. So, meaning, iisang lugar yung pinagawa o isang internet connection pinagawa. Okay? So, ngayon, halimbawa... Okay na, boss. Ikaw muna. Sige, Ate Lisa. Maari siguro, matalino ka. Pero sabi nga, once na matrace ka kung sino ka, sunod-sunod na po yan. Lahat ng connected account sa buhay mo, makikita na po yan. Bakit? Kasi yung email address or yung cellphone number o yung internet connection na ginamit mo, connected po yan. Tandaan mo yan. Okay? Galingan mo pa kung IT ka man. Nag-iisip nga ako, Boss RC, kung sino ba yung IT na kilala ko na pwedeng umatake ng ganyan. Nag-iisip ako eh. Profiling lang yan eh. Makikita natin kung sinong IT sa mga yan. Kung malapit lang ako, alam ninyo yan. Ako nang titira dyan eh. Wag, Boss. Pagaling ka muna sugat. Pagaling ka muna, Boss. Oh, hindi ka pa nga makatayo ng ayos eh. Tagilid ka pa eh. Kahit masakit yung... balakang ko. Dito, masakit to. Ay, nako po. Okay, so yan. Ate Lisa, sige. Sige, Ate Lisa. Basta isa lang. May pupuntahan ako dyan sa Daet. Maniwala ka. Ha? Yung dalawang basa na siya. Nako, ako yung pupuntahan yan dito sa Samar. Agay. Tatago na ako. Agay. Hindi ako interesado sa'yo, Boss. Okay lang yan, Boss Efren Romulo Jr. Alam po niya yan. Kaya namin pinag-uusapan dito. O, sige, Ate Lisa. Pag nalaman natin kung sino yan, isa lang pangako namin sa'yo, babalandra namin ang pagmumukha mo. Babalandra namin ang pagmumukha mo. Oo, pag naibalandra namin ang pagmumukha mo dito sa social media, magkaso ka. Sige. Game. Sige lang. Akala nyo na Ate Yali? Saka ano naman yung Best Lisa, once na malaman natin yung kung sino siya, ang pangalan niya at pagmumukha niya, si Royal mismo nagsabi, ibigay niyo po sa akin. Okay, kung sino yan. Okay. At talaga naman, siyempre may action din yung gagawin si Royal dyan. Kasi hindi to tama yung ginagawa niya. Sinisira talaga si Royal dito. Okay, yung sige. Lahat, kagaya niya yung mga mag-comment na hindi maganda, and then paggawa ng comment doon sa tawag nito ng post ni Kalinga Prab sa mga Kalinga Angels. Mm-mm. Gusto na doon pasabungin si Rochelle sa mga Kalinga Angels eh. Na kung saan hindi naman ginawa ni Rochelle doon. Okay. So paano kung ang mga ibang Kalinga partners na mga supporters ng Kalinga ay hindi alam na yun ay fake account? Kawawa si Rochelle. Si Rochelle yes. Ang mag-run correct. Totoo supporters. Yan. And isipin mo Ate Yoli, nag-comment din niya sa video ko. Yung Rachel Daez Arriba Morales na yan. Nag-comment din yan. Yung isa, yung mataas ang followers. Tapos nag-comment din yung isa. Nag-comment din. Ibig sabihin, nakasubaybay siya sa community mismo ng Rochelle at alam niya kung sino mga reactor nito. Okay? Subaybay siya. Mm-mm. Ingat ka, boy. Malapit ka ng mapusoy, boy. Ingat ka, boy. Ha? Malapit ka ng mapusoy. Sabi ko sa iyo. Hindi yan, boy. Hindi. Girl yan. Ate Lisa naman. Kung ganun ni eh. Naaalarma na nga eh. Yesko. Ako ang haharap dyan. Maniwala ka. Yesko. Malapit na. Isang buwan na lang. Magkikita tayo. Okay. So yan.
Nanggigigil na si Ate Lisa, sabi niya, no? So, kaya po namin pinag-uusapan ito. Kahit pa naman po sabihin namin kung paano siya matitrace, wala naman na po siyang magagawa eh. Kahit po i-deactivate niya yung account na yan, nakuha na po ang ID niyan. So, malalaman pa po yan. Ang hindi niya po kasi pwedeng baguhin yung ID ng page ng Facebook niya. Kahit anong gawin niya diyan, kahit anong galing niya, hindi niya mababago 'yan. 'Di ba? Ayan, hello hello, just tuning in od ng pre-concert ni Kuli Desma here same place. Okay, si Ma'am Glo kwento, shoutout. Actually, okay. May clue na ako eh. Ah. May clue na kasi ako eh. Okay. So basta pag confirm Boss RC, paunahan tayo. Oh, ganito na lang. Para masaya Ate Yoli. Okay. Kung sinong maunang makapag-expose sa yung accurate ha. kung sino yung una makapag-expose, 1,000 kada isa. Kung sino yung una makapag-expose accurate ha. Sa ano, GC Yoli, ilalapag. Expose ko na ngayon? Sa GC expose ilalapag. Ito maganda eh. 1,000 isang reactor ha. 1,000 isang reactor ha, bayad. Sige, ano tayo? 1,000 tayo. Oh, 1,000. Okay, game. Okay, sige. Yeah, sige. Confirm ha, you're connected talaga. Bigay ka muna ng clue. Babae. Oh, babae. Yun. Sabi ko sa iyo eh. Parehas babae. Ang sabi ni Ate Lisa. Boss, hindi ikaw. Lalakwe. Bilog ang mukha. Bilog ang mukha. Agoy. Bilog na haba. Bilog oblong. Na, oblong. Hugis bigas? mahaba ang... Magbubula ang... i-comment. Anak ka na titig boss Andy. Sige na. Bahala na kayo. Secure natin yan na. Mahaba ang... Pasensya. Mahaba ang... Ang galit niya kay Rachel. Mahaba ang galit, okay? Kaya galit. Oh, Ayaw na ayaw niya. Por Diyos, por Santo. Okay. Kaloy ang kataginoo. Galit na galit kay Rachel dahil mas maganda sa kanya si Rachel at mas bata. Okay. Aray ko. Aray ko. Wala, hindi na lang sila naawa. Sa ano bang hindi naman nirespeta mali sa kanila? Yung mga lakong liko pa yan. Meron pang ano eh, may paamin-amin. Mm. Alleluya. Alleluya. Mapupusoy ka na. Ka dyan, mag-comment na daw siya kung sino siya. Wag muna. Pasakamin sa kamin muna natin. Kung tiyak na kayo ha. Kung tiyak na kayo kung sino yan. Dapat secure. Basta sigurado. Sige. Sige. Parang, lalaban ako. Lalaban ako. Sige. Parang ako na yung mananalo. Ah, ikaw na. Alam natin lahat na pag sinabing may mga ganyang isyo, ang unang mag-announce yan, hindi naman pwede ang president, vice president, o sir. Piyayo lagi, no? Sama pala ibigay niyo yung bayad. Hindi, ang usapan sa GC. Ang usapan sa GC, doon ilalapag para hindi manalo. Naman sinabi, hindi naman ilalive eh. Basta may concrete evidence ha. Dapat may evidence. Okay? Tuturo ko naman si Ate Yoli. Kasi si Ate Yoli. Ayoko ano na, baka madulas ako. Next topic. Ayan na, so it's already 11:40 in the evening, guys. And ayun, we were trying our best. Ano po? We will try pala our best to trace yung mga hinayupak na mga yan. So, subukan po namin ng lahat na aming makakaya. So, siguro po, tinatawanan niya kami ngayon. Siguro po, ay, hindi niya ako kaya. Okay, sige, given na po yun. Sige, tanggap namin na yun na magaling ka. At naitago mo history, naitago mo pati IP ad mo. Sige. Pero sabi nga po, lahat po'y may katapat. Tandaan mo yan. Oo naman. Lahat po'y may katapat. Tandaan mo yan. Ano, walang... At hindi po kami titigil hanggat di namin nalalaman kung sino ka talaga. Yun kumbaga lang. Kumbaga walang kasamaan na nanalo sa... Correct. Sa totoo yun. Guys, kumbaga, ang ginagawa na lahat ng road, especially sa akin, or sa aming lahat, sa akin na hanggat hindi matupo, hindi matrisyan, hindi kami titigil kasi correct. Ano nga, para naman kahit
para naman kahit paano, hindi nyo masabi na ang road hanggang bukal, hanggang salita lang. Yes, totoo yan. Ipakita namin mayroon din sa gawa na isa sa mga basos nilang Garishel na mayroong masampulan. Okay, totoo yun, totoo to. Hindi ka namin ano, Boss Andy, hindi natin siya ito, hindi natin siya itinuturing na basher. Itinuturing ka po may, namin may kriminal. May nagre-request na titas, baka daw pwede pakita yung mukha mo. Nag-message sa akin. Mayroon kaming ginagawa kasi ni Miss Ims Live. Baka maano yung channel ni Boss Bruno. Halika balbon, wala ka lang kawala. Yes, ma'am, Rosal Sundalia. Nanonood yung mga Golden Titas. Nagre-request na pakita yung mukha mo. Sino bang naka-live? Sino bang naka-live? Ah, naka-start na si Rachel. Alam naman nila, boss, na magla-live tayo. Naka-live daw si Rachel eh. Naka-live daw si Rachel. Wait lang. Oo, naka-live si Nini. Naka-live siya pero alam naman nila na magla-live tayo. Ah, okay, sige. Alam sige, pa din. Okay. So, yun. Regarding sa mga nangyari at naganap, ano po, at kita naman natin kung anong intensyon ng mga hinayupak na yan. Basta yun lang, iiwanan ko sa inyo guys para sa ating lahat. So, yan lang naman yung certain topic namin ngayong gabi. Mahanap, matrace kung sino po yung talipandas na yan. At kami po, magtutulong-tulong kami o kikilos kami ng bukod-bukod para mas madali ka po namin mahanap. Si Boss Andy, pinaka-list niyang pwedeng gawin is pumunta ng Krame. Ayan, ni Patrice, kung kanino talaga yan. Si Ate Lisa po, ay, kahit pa paano, ay magaling po ang radar niyan. Si Boss RC po, may anak na IT. Ako naman po, ay kahit pa paano, ay nakaalam ng technical. Pero willing po ako to pay para lang matrace yung pangalan na yan. Okay, si Ate Yoli, ano, alam ko kikilos din yan. Basta kung sino manalo sa atin, sa GC ang patak ha. Confirm ha, dapat may screenshot. 1,000 kada reactor. Okay? Game? 2,000 sa akin. Oo, 2,000 doon kay Ate Lisa. O, naku, mapapasarap. Boss Ante, Boss RC, paunahan na to. Bahala na kayo. Sabi ko nga sa inyo, ngayon yung na-drop name. Wag. Okay. Sige. Sige. So, yun. Sige na, pagbaba natin. RC, drop name na tayo. Sige na. Drop name na. Pagbaba sa GC. Pero pag secure na tayo kung sino yan, kahit Boss RC. Pag na-secure natin kung sino talaga yan, pagpasensyahin nyo na po ako, Ate Lisa, babalantra ko talaga pagmumukha niyan dito, sabi ko sa iyo. Kahit pa sino, siguro na ako ng talaga, ilalabag talaga yung pagmumukha niyan. Oo, babalantra natin pagmumukha niyan. Kasi una, no, ngayon, pinagtatawanan naman tayo, nagtatawa naman sila sa atin. Okay lang, pero ang masabi natin, yung karma nandiyan lang sa tabi-tabi. Kasi unang-unang, walang ginamang masama si Rachel sa kanila. Yung bata ay naging kilala. Kasalanan ba ni Rachel na maging tanyag siya? Kasalanan ba niya na maraming nagmamahal sa kanilang mga titas? Dahil lang yun sa Golden Titas, mahal nila yung Rachel, mahal nila si Romel. Yes, kasalanan ba na yung dalawang bata na mahalin sila? Ano lang yan, talaga nandun sa puso yung galit nila, na galit na may kasamang inggit. Correct. Yung ano dyan. Yes, kasi tama. Kung walang galit at inggit yung mga tao, hindi po yan makakagawa ng ganyan. Dahil alam naman nila, hindi yan, hindi totoo, hindi nagawa nila siya ng ganyan na sabihin niya na, ng, sabihin mismo, mukha ni Rachel ang igagawin na thumbnail, anang profile dyan, tapos magkukomment doon sa kay Dodong na, you know, upload, tapos sabihin na, pangit si Dodong, buti di ako nakakaano siya sa ibang ano. Anong klase yun? Diba? Doon pa lang, kahit tayo, nandito tayo, reactors tayo na Rachel. Grabe ang kulo ng dugo natin. What more ang pamilya ni Rachel? Paano mararamdaman natin ng ama niya? Oo, sobra yan. Sobra yan. Diba? Yun po yung talaga, ay totoong ginawa yun. Totoo talagang sinadya yun para sirahin siya. Wala pa, hindi pa dumating yung karawan niya, pero nandiyan ay paninira sa kanya. Correct. Paano pa, what more pa, kung hindi natin itong gagawa ng karawan, paano pa pag dumating yung birthday ni Rachel? Ano yes. Pa kaya matutundap niyang paninira? Alam ko yan, Ate Yoli, nakikita ko yung lohiko na nangyayari. Kasi alam nilang parating yung big event sa buhay ni Rachel. Kaya puntiryan-puntirya si Rachel. So gusto nilang sirahin talaga, diba? Yung bata. So the intention is clear.
the intention is clear to, sabi nga ay destabilization plot, parang ano lang ah. Parang kudita lang ah, destabilization plot ano. So pag gusto niyo i-destabilize yung kasikatan ng bata, yung pamamayagpag ng dalawa ni Ruel Malalag, na kahit po sabihin natin apektado yung views dahil sa dami ng fake pages, sa dami ng nagla-live, sa dami ng nagre-re-upload. So, nakikita naman natin na patuloy po ang pagdami na nagmamahal sa kanila. Kitang-kita naman yon sa mga pakulay, sa lahat ng pagkilos nila ngayon. Ano? So, mababa ang views, pero kita nyo naman sa sponsors, lahat sa kanila ngayon. Ano? So, yan. Tuloy tayo. Okay. Ate Lisa. Ano basta yan? Sa akin, okay. Ang alam ko, yung basos ni Rosel, yung kutob ko, alam kong tama itong kutob ko, hindi niya kasing edad. Alam kong mas patanda sa kanya to. Mm-hmm. At saka taga ano to, i-drop team ko na ha. Shout okay. Out nga pala. Lagya ka? Busit ka? Basta kung ano yung kutob nyo, yun din ang kutob ko. Okay, so pare-parehas tayo ng kutob. Okay. Sa akin, shout out sa'yo girl. Ayusin mo. Bye. Galingan mo. Okay. Yang haba ng buhok mo, kakalbuhin kita. Pag nasatay, kakalbuhin talaga kita. Ay, Diyos ko, sinasabi ko na, kalbo ka sa amin. Lahat ng buhok, bubunutin namin. Pati yung buhok mo sa baba, bubunutin ko isa-isa. Grabe kasi baka babaen yung tao. Hindi siya nakakukirish yan. Shout out sa you, girl. Oo, kasi ano eh. The way she delivers words, ano po, sa comment section, mapapansin nyo pag siya nagko-comment. Kitang-kita naman kung anong gender meron siya. Uy, yung DD mo ha, yung DD mo. DD. Alam mo paghalata ka. DD ay DD. Oh, DD. DD ay DD. Ingit na ingit si girl sa mga blessing at sa mga binibigay. Pero wala kay Rachel. Dahil ko aram kung nanong na natapos na rin sa pag-aaral ay. Wrong spelling eh. Galit na galit, gustong manakit. Mm-mm. Sige, tampuan na lang, magkikita tayo. Patay ka. Ako hindi nasasama at baka madamay pa. Ay, huwag ka nang sumabay. Ano na kung sasabay ate? Baka madamay pa ako sa putukan na yan. Nakapahirap na. Basta ano siya eh. Yung hinihingi ko sa iyo, bigay mo na sa akin. Dali. Pandara mo. Sa may garan or garan for the time. Ayun. Boss RC kanina, kalilinis ko lang nun sa akin eh. Nilagyan ko ng langis. Anong gamit mo? Anong gamit mong panlinis? Ha? Ay, di. Anong gamit mong panlinis? Ay, di yung madulas. Di, anuin mo muna ng ano, ang gawin mo. Ang gawin mo dyan, ano. Nakakapag-ano ka ba? Nakakapag-dismantle ka ba? Yeah, oh, I can dismantle. Kahit anong klase, boss. Kaya ako mag-dismantle. Ano, ang tawag nito, may nab, ang tawag doon, ang tawag nito? Alin? Anong tawag nito, panlinis ko, nakalimutan ko pangalan nito. Ay, nag-usap yung... tawag dito yan. Baba. Hindi singer oil, ano, WD-40. WD-40, pwede. Patanggal kalawang lang. Tapos, WD-40, kinakailangan, ipunasan mo rin lang naman. And then, silicone oil doon sa may ano may pinaka barrel niya lagyan mo lang ng konti. Okay. Para pag ano okay. Para pag tapos yung ano yung di ba yung boss, ano yung sabi mo silicone anong klase ng silicone niya para saan? Ano yan pang di ba? Di ba ano yan pag kinakasa mo di ba pag kinakasa di ba pag kinakasa silicone ng ano silicone ng ano hindi. Pag kinakasa mo yan, 'di ba minsan may portion na matigas, 'di ba? Nag-stack ba? Ang gawin mo doon silicone oil. And then yung spring doon sa trigger, palitan mo 'yon na medyo soft para kahit i-air cock mo. Hindi bibitaw. Hindi siya. Oo. Ganun yung ginagawa ko sa akin, kahit air cock lang. Makakuha ka ba? Makadraw ka ba dayon? Yeah, makadraw agad to. Yeah.
Bakit yun ang pinag-uusapan nyo dito? Hindi, yung may fake page, bibirahin na. Isama nyo si Elfie. Okay, salamat sa sabi ko. Oy. Sina? Salamat sa sabi ko. Mm. Okay na kayo? Okay na, te. Okay, salamat sa sabi ko kay Rachel. Mm. Kami ang bahala, Rachel. Hindi ka namin pumabayaan. Correct. Totoo yun. Dumali ka guys, na naman. Ano lang, seryoso lang, no? Alam naman ting lahat na sa mga ganong, sa mga manangyari ngayon, talagang malaking ano to. Kung baka, hindi yan basta-basta. Na talagang apektado silang sa Rachel ngayon. Kasi doon, doon pala sa mga caption, talagang, talagang kahit nga, ano ko, kahit nga mismo tayo, talagang naano tayo, parang sabi ang bigat, super na, o diba, mas lalo sa, pamilya kay Rachel mismo. Oo. Yan, masakit lang naman. Masakit lang naman kasi doon yung mga paratang niya. Oh, yung paratang niya tapos yung pang part na buti na lang daw hindi niya kasama si Ruel na napangit. Naka-score na naman daw yung boyfriend niya. Parang ano ang bigat lang tanggapin. May tanong na dito, Boss Arsi. Hmm. Kutaminda Nohadera. Kutaminda at Nohadera. Sabi niya, suggestion, kulang po, kung manghingi siya ng patawad, patawarin niyo ba siya? Hindi siguro. Hindi. Yun, patay. So, wag ka nang humingi ng tawad, munang itry, ha? Wag ka nang humingi ng tawad, at ako lang kakalbo sa iyo. Kasi ano po yun, yung ginawa po niya, hindi ho basta-basta yun. Nag-short live lang silang ga. Sumagot lang siya siguro dun sa fake page. So, pasensya na lang ga ha. Talaga lamang medyo importante to. Lalo na at bata pa yung sinabihan niya ng ganun na ginamit niya yung pangalan ng bata. Mm-hmm. Diba? Yes, that yung, is. Diba? Napakabigat nun eh para kay... Oo, hindi biro yan. Sa pagkatao niya ni Rachel, bigat yun. Rekta kasi yan eh, rekta boss. Rekta talaga sa kanya. Itong sa atin nga, sobrang bigat na eh. Uh-huh. Mas lalo na kailangan ka Rachel, di ba? Naman. Pero ano na yung ano, sabi niya ng iba, ang Diyos nga, nagpapatawad. Hindi tawa pa kayo. Pero sa akin sa ngayon, hindi pa, hindi ko mapatawad. Siguro, for how many years, ganun siguro. Kung ano. Honestly ako, hindi. Kasi ako kasi inaano ko as anak si Rachel kung ako yung ama. Uh-oh. Anong mararamdaman ko? Hindi ako papayag niyan. Hindi ako papayag nun kasi ano yan eh, unang-una sa 18 years old pa yun eh. Ikaw na nagsalita sa bata, na ginamit mo lang yung mukha ng bata at pangalan. Doon pa lang. Oo, wala na. Sabit-sabit ka na. Sablay na siya doon. Sablay ka na doon, 'di ba? Imaginein mo isang 18 years old ikaw, medyo may edad ka na. Medyo may edad ka na. So, ngayon tingnan ko lang Boss Arsi kung makakatulog 'yan. Diba? Ano klaseng tao siya? Diba? Ano? Walang konsensya o talagang ganyan ang pagkataon niya. Mm-hmm. Hindi kaya nakakatulog pa kaya siya? Mm. Mm-hmm. Nakakatulog 'yan kasi sanay siya gawain niya 'yan. Gawain. Nag-in-live na silang Rachel. Oh, nag-in live na. Nagpaliwanag lang siya to sa fake page na hindi kanya. Okay nga, sa madaling salita, talagang ikumbaga talaga nasaktan din silang Garisil doon sa mga sinasabi masakit yan. Kung nakikinig ka man ngayon lang Garisil, andito lang po kaming mga kuya nyo or kuya mo, tatay mo na talagang ano, hindi ka namin pababayaan talaga. Basta yun lang. Sabi ni Boss Archie, sabi ni Boss Archie, Kutaminda, ba't yan ang tanong mo? Kilala mo po ba? Hihingi na po ba ng tawad? Doon sa nagtanong na makapapatawad namin siya. Honestly, yung sagot ko, kung yung mga kasama ko isasagot is, mapapatawad ka after 5 years, 2 years, ako hindi ako magpapatawad sa'yo. Why? Because is nairakan mo na yung pagkatao ng bata. Correct. Diba? So, ako bilang ama, kung anak ko si Rachel, hindi ako papayag. Sabi ko nga sa'yo, kung matapang ka eh, kung talagang kaya mong panindigan niya sinabi mo, na ganyan talaga yung ginagawa ni Rachel, lumabas ka. Huwag ka magtago. Mm. Harapin mo kami.
Wala yan, hindi yan lalabas. Dulag-duwag yan. Diba? Kasi kahit sabihin mo pa na sasabihin ng iba, normal dahil nasa SOCMED ka, hindi normal yun. Iba yung ginawa mo, paninirang puro yun. Iba yung ginawa mo. Diba? Iba remember, kasi yung bashing batang, eh. Batang-bata yung sinabihan mo ng hindi maganda. Diba? Hindi dapat ganun. Kung meron mang kayong problema kay Rachel, sana kausapin niyo yung kausapin ninyo. Tsaka huwag gadaanin sa ganyan. Kumbaga, andun na yung lahat kami dito araw-arte. Kumbaga, andun na yung sa punto namin na hindi kami titigil hanggat hindi masampulan yan or hindi namin makikipabalandari doon. Yung pag-umukha niya sa inyo lahat. Sige. Dali na yan. Makikilala at makikilala natin yung real talaga na makilala niyo yung brand. Siguro akala nila nagbibiro lang tayo. Hindi. Seryosohin ko to. Magkasubukan tayo ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ka. Pero hindi ka namin titigilan kahit saan tayo makarating. Na-save nyo na ba yung ID? Yung Facebook ID, na-save nyo na? Lahat? Nasa GC ha? Baka mawalis. Mawawalisin. Salabi ni, guys, ni Langga Rachel, kung na-anohan nyo ng kahit kunti, mga ilang minuto. Andun yung sobrang lungkot ang mukha din ng Rachel talaga. Sinilip ko din pagtingin ko ganun. Imagine nyo yan ha, kung talagang si Rachel yun, tinan nyo, nag-live, di ba? Nag-live, nagsalita. Kasi nag-worry din yung bata. Kasi pagkatao niya na kasi, nirakan ninyo eh. Nirakan ng taong yan. Kantahan lang naman po yung kay Kuya Bal ngayong gabi. So, ang bigat, no problem ang bigat sa dibdib. O sa yung live ni Langgang yun, kaya 30 minutes lang. Mabigat talaga. Mabigat yun. Mabigat. Sa atin nga, masakit eh. Sa kanya pa kaya. Oo. Diba? Well, yun yung sinasabi doon na kahit hindi natin kaano-ano, supporters e reactor lang tayo, siyempre masakit yun para sa amin dahil minahal namin yung batang yan eh. Oo. Tagal na napin din. Ano lang ng Garicel? Kung nakikin lang Garicel, kung for example na magpunta ako ng Kramik, ako lang malapit dito, mangingi kasi ng autorisasyon, kumbaga, na lang siguro. Mangingi ka lang kay Rachel, kahit ano lang yun, kahit naka-scan copy lang, boss. Pirmahan niya lang. Hindi pwedeng baliwalain yung mga sinasabi. Saka sa lahat ng mga fans niyan, sana kung may SS kayo doon, huwag niyo i-delete ha. Lahat ng fans na may SS ng lahat ng message niyan. Baka delete din bigla. Pwede niyo pong ipasa sa RO. Ipasa niyo lang po sa amin. Kung may makuha kayong mga SS. Sobrang kawawa yung bata ngayon sa lahat ng mga sa lahat ng media. Simula noon na kung naalala niyo sa nung upload ni Boss Vincent na umiiyak dahil sa buzzers hanggang sa ngayon ito na naman. Pabigat ng pabigat, di ba? Sabi ni One Survivor, hindi kaya ikaw yung fake? Napag-usapan pala ngayon tawad na kagad ng suggestion mo. Galing assumption ni One Survivor. Ah. Baka naman. Hindi na uli nag-comment tuloy. Nandiyan lang, nanonood. Nanonood nga siya. Nanonood, updated nga sa atin eh. Updated nga sa lahat eh. Nohadera. Pero pag binaliktad mo, apelyedo mo, adihoran. Okay? Sige. Tingnan natin. Alam niya lahat ang nangyayari sa mga reaktor. Alam niya nangyayari kay Rowell at kay Rachel. Napaka-updated niya. Wala kasi sigurong trabaho. Hindi pati ate eh. Pati BTS eh. Pati yung mga bagay na nasa likod ng camera parang kita niya eh. Diba? Nakakapagtaka eh. Opo. Kaya diba sabi ko sa'yo na andyan lang sa kanila. Diba? Oo. Na andyan lang. Kilalang-kilala. Maaring kilalang-kilala nila. Basta lang ka Rachel, baka ano bang araw sa Padulinggo? Baka next week siguro kung makaano ko ng krami kasi malapit-lapit lang. Oo, sige. Para ano. Kung ano yung dapat gawin natin para masugpo yung passers na yan. Kahit mga siguro lahat ng mga road, kahit mo lang makasampal ng tindek, kahit wala ng kasukaso, kahit ay hindi namin sasampalin niya ni Boss Arce, sabi ko sa iyo. Boss Andy, hindi namin sasampalin ni Boss Arce. Hindi ko papayag na sampal lang abutin niyan sa akin. Huwag mo ilalapit kay Boss Arce yan.
Mas lalo na kung di rin ako papayag na sampal lang. Okay. Remember guys, apat na bala ko. What are you? Atis bang kay ang katapat? Papakainin ko ng bala yan. Patay ka. Sabi ko sa iyo. Nako. Pero Boss RC, huwag naman sa akin mag-message ha. Pakiusap ha. Talaga namang. Okay lang sana doon sa amin. Alam ko nakikinig ngayon yung basis nilang garis sa nilang garis siguro. Okay lang sana yung sabihan mo ng pangit silang ga, maitim, mataba, no problem, or sabihin mo sa kanyang kanyuan. Pero yung sabihin mong about ni Carowel na buntis siya, nagpakita ka pa ng nagpakita ka man, nagpakita ka pa ng ultrasound, pero wala na eh. Parang sobrang basta ako, hindi ko lang nagustuhan doon yung part na sinabi na yun, na buti hindi ko nakasama yung si Rowell na pangit, naka-score na naman yung boyfriend niya. Yun ang hindi ko gusto. Iba yun, guys. Matindi yun. Para sa akin, hindi maganda yun. Ang pangit yung pangit. Ang pangit yun. Pangit yun para kay Rachel na isang influencer na na kumbaga, bago pa lang umuusbong sa larangan ng SOCMED or sa larangan ng YouTube, ganyan yung ginagawa nyo sa bata. Hindi maganda yun. No? At saka marami kasi nasusumbong sa akin, boss, ngayon, no? mayroon namang nasumbong ngayon, bagong post ni ng fake na Langga Richel. Madami, maglilitawan yun. Sabi ni Dutong Roel ito, kasi ang dami sinasabi na sa mga natatanong kung bakit delete yung picture ni Rowell, etc. kasi marami nang maliko sa kanya. Sumagot si Dong Rowell na, Rachel, kung bago ka manloko, ayusin mo muna ang pangalan mo kung correct spelling. So, kumbaga, sa mga salita, walang takot talaga to. Ang lakas ng loob talaga. Oo. Hindi, yung part na ano lang, huli mo na eh. Yung sa Didi, huli mo na, Diyos ko po. Huli mo na. Shoutout Daddy Donna TV, maganda gabi. Salamat sa pagbisita. So, sino pwede makasama sa akin next week sa ano? Sa Krami, kung sino hindi ano diyan. Ako boss, hindi ako pwede. Hindi ako pwede boss eh. Sino ba malapit sa iyo diyan? Kaya mo na yan. Malapit. Kaya mo na si Bro Mars, sama mo. Si Marasigan. Oo. Si ano, si James. Si Marasigan, si... Oh, tama si Turmas Marasigan. At saka si James. Si James, ay ano nyo na lang yan. Hindi pwedeng ano talaga ito. Hindi pwedeng panagpasin ito. Mahirap. Mahirap kasi. Kawawa yung bata kasi kanina. Nag-glad kaya na silang garation. Ay, naku, nakawa ko sa mukha. Gusto nang umiyak. Yeah. Baka pwedeng nakikinig si Rachel, baka pwede niyang ipasa doon sa GC natin yung ano, yung screenshot na meron siya. Yung copy na meron siya, yung sinend sa kanya. Para may para hinawak na lang si Wow Life. Kung andiyan si ano si kung nakikinig din si Ruel of Malalag, ano mo Rachel na rin, of course. Pwede bigyan niya ng time si An member ng RORD. Para maturuan na rin kayo kung paano gagawin doon sa mass report. At least kahit kayo magawa na rin ninyo, makatulong din kayo sa amin para ano. Malaking bagay kasi. Wala naman problema siguro boss no, kung for example na kumakilala to, magkaroon ng kaso-kaso, mayroon ka namang anak na abogado, yun na lang yung ano. Walang problema. Walang problema diyan, promise. Walang problema diyan. Sabi ko nga sa iyo, hindi naaabutin 'yan doon sa kaso. Sabi ko nga, tataya ko 'yung pangalan ko eh. Yung kay ano, boss? Alin? Yung kay Labanos, pwede pang pwede pang makaso 'yung hindi na. Ay, hindi na 'yun. Hindi ko na habulin 'yun. Authentic talaga. Ay, shout out po sa lahat. Hello po. Shout out po sa lahat. Ano? Thank you very much guys sa pagsuporta sa RORD. So kami naman po nandito. So, dito nyo naman tahimik kami sa mga isyong walang kakwenta-kwenta. Hindi kami basta pumapatol sa mga yan. Ngayon, kapag ganito na po ang labanan, siraan na ng pagkatao, lalo tigit, apektado si Ruel at saka si Rachel. Asahan nyo po, lalabas at lalabas kami. Sabi ko nga kaya Ate Lisa dati, nakikinig nyo naman sa live ko, na kailangan naming nagsalita kapag kailangan na. And now, this is the high time. Kaya po kami nag-meeting muli. Ito po may regular program ng RORD every Saturday. So, andito po kami para ipakita sa inyo na hindi kami tumitigil.
We are doing our best para mas mapaganda pa yung community at higit sa lahat maprotektahan si Ruel at si Rachel. Hindi po yun pagiging palangisa. Ito pa yung pagbabalik lamang doon sa tulong na naibibigay nila sa amin as reactor. So tanggapin man namin doon sa hindi. Eh baka talagang, oo. Baka tayo nagpapalapad ng papel, hindi po. Baka isipin ninyo, ano to ha? Views, views to ha? Hindi, hindi, hindi po. Sa channel po. Ko po, views to. Maraming nanonood eh. Diba? Hindi po kami ganun. Hindi kami nagpapalapad ng papel. Hindi, at saka kung magkakaroon man po ng kasukasuhan, hindi kami hihingi ng tulong kay sa pamilya nila. Hindi po. Ang hihingin lang namin tulong sa kanila yung humarap sila sa kooperasyon. Kooperasyon lang. Yan lang. Yan lang po. Yan po yung remember, magagawa at magagawa ng paraan. Remember guys ha, ito ay laban nating lahat. Dito laban lang nila. Diyan laban lang nila. Laban natin to. As community of ProShare. Kooperasyon lang. Basta kooperasyon lang. Shout out po sa 1.2 million viewers. Shout out Daddy Donut TV. Maganda gabi sa pagdalaw sa ating channel. Maganda gabi po. Kooperasyon lang. Kung halimbawa matuloy to at may resulta ng makikita na ebidensya na yun kung sino yung aming suspect, eh yun na. Ay yung basta matukoy. Matukoy. Tutuloy namin to. Sige, mahihingi lang tayo ng cooperation kay Dudong at sa kay Rachel. At sa family Dudong, Morales. Well, sana yung paghininga namin kayo ng cooperation, sana tulungan nyo kami. Don't worry, hindi namin kayo sa mga bagay-bagay na ganyan. Sa seryoso, sabi ni Wow Life, sa seryoso yun ko yung basher na paglaanan ko ng Orchan. Sige po, Sandy, papadalahan pa kita ng pangpasahe at pangkape. Ha? Basta seryosohin mo lang to. Padadala kita ng pangpasahe at pangkape. Okay? Starbucks pa, pang-Starbucks. Okay? Basta kapag yun yung pinaka-the best natin gawin, pinaka-initial action dyan, Boss Andy, talaga, erekta na natin. Kung para secure na secure tayo, kasi iba yung galing mismo sa karami. May papel kasi yan. May issue sa ating papel yan. Yes. May issue sa ating papel yan. Pag yan na ano no. Basta, yun lang. Yun lang yung ano namin dito. Ano, Shoutout mo, Martina. Cooperation lang. Cooperation lang ni ninyong lahat. Of course. Ng Morales family. Just in case na dumating tayo sa punto na magkasuhan na, yung cooperation lang ninyo. Yun lang. Kasi hindi na to, hindi na biro to. Kasi masyado nang nayurakan yung pagkatao ng bata. Especially, lalo na, siyempre, Rachel. Rachel talaga yung ani, di ba? Hindi na maganda. So, hindi to ano ha, hindi to content-content lang na sinasabi nung iba. Hindi to yung views-views lang. Hindi po. Hindi to. LC, ano? Shoutout dyan. Shoutout po. Yan ang ano dyan. Yan ang, baka iniisip ninyo, views-views lang to ha. Wala po. Kaya lang, naka-on po ang monetization nito ha. Pangkapi namin. Kasi, hindi na maganda. Masakit sa amin kahit hindi kami yung family ni Rachel. Seryoso kasi yung bagay na ginawa niya. Hindi po yung biro. Hindi po yung biro. Hindi yung biro. Okay, so yun guys, okay. Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. So this is RRD again and asahan nyo na we are doing our best. We will do our best pala. And we are doing our best right now para matrace lang po kung sino yan. So para po sa inyong kaalaman, it's already 12:10 in the evening. Ako po may lakad pa bukas Sunday, pasensya na. So hingan ko po ng panghuling ang ating mga kasamahan ngayong gabi. Unahan mo na po, Boss Andy, nasaan ka na? Naglato-lato ka na agad. Ayan, naka-silent pa. Ate Yoli. Yun po lang, salamat po sa lahat. Pero yung supe-asahan mo po sa amin. Ana, Miss M? Nagbiwi pa si Boss Andy. Sige, si Ate Yoli muna. Ate Yoli, ikaw po muna. Bili natin sa community. Po, maraming salamat po no, sa inyong pagsuporta. At ito po, asahan niyo po na kami naman po talaga ay seryoso nagtatrabaho dito sa road.
ngayon kung ito ay dyan na lang sa tingin ay hindi kami magsiseryoso, abangan na lang kung ano pang mga sunod na ba. Pero yun nga pa rin, yung panawagan namin sa lahat ng Rocio community, magkaisa po tayong lahat na magtulung-tulungan po. Dahil kung asa lang po lahat din naman sa Lord, hindi po naman namin lahat mabantayan dahil lahat din po kami ay mga kanya-kanya po kami mga trabaho. Kaya pakiusap din namin sa lahat na magtulungan po tayo dito sa para sa maglangga. Yun lang po at maraming salamat dahil para po makatapos na rin. No? Okay. Yan. So, kayo, ikaw na, Boss Wow. Boss Wow Life, Boss Andy, okay na ba? Boss Andy, bilisan mo. Miss M's Life, ikaw muna. Ikaw na muna, Miss M's Life. Miss M, ikaw na muna. Robin, ano, wiwi yan? Yung kahaba, parang sang drama. Kahaba kasi. Kahaba kasi. Agoy. Ano, boss, ano yung boss? Ilang litro ba yan? Ininom niya? Paalam na tayo, boss, pero yung bilin sa community, magbilin ka sa community ng Rosel. Basta sa mga Rosel fans, masabi ko lang, ang kami po lahat dito, as sinasabi yung ROR Day na ano, hindi po kami hanggang salita lang, nasa gawa din po kami na yun nga po na ang gusto namin mayroon na mayroon ding masasampulan sa mga bases ng Rosie, lalong-lalo kay Langga Rachel. Yun po ang maaasahan niyo po. Yung mga sabi ko. Basta about sa pag-support, basta tuloy-tuloy lang po tayo para sa dalawang mga langga natin. Oh, thank you. Miss M! Ikaw na rin. Miss M! Para sa akin, basta ano, yun, support lang ako sa kung anong hakbang nagagawin ng ating mga lodi kay Boss Wow Life, kay Bololoy, kay Kuya RC, kay Ate Lisa, kay Teoli, kay Kuya Jeans, and kay Ate Kabsat. Support lang ako sa kanila, ganon, and para din sa mga fans, wag na nila masyadong patulan or wag na nilang bisitahin doon sa page para makipag-away pa, yan na lang siya. Kasi the more na inaaway siya doon or the more na pinapansin siya doon, parang mas parang yun yung gusto nga niya na mag-away-away sa comment section, yun. So, sa mga fans, kapag nakita niyo yung ganun, ignore na lang, ignore. Tsaka ano po, wag niyo nang panoorin or wag na kayo mag-comment, something like that. Kung gusto niyo mong manood ng mga vlog ng Russell, mga kilig-kilig, diretso na po sa YT, wag na po sa Facebook. Kasi alam na po natin lahat na hindi po nag-upload ang dalawa doon pag sa mga ano nila. Diretso na po sa YT. Paminsan-minsan. Pero basta ma-sure, YT na po agad diretso. Yun na lang. Oh, about sa mga bashers, magsiseryoso po kami dyan. Okay. So, Ma'am Kabsatlin. Ganda gabi. Wala na sila. Ate Lisa, ikaw nga. Okay, okay na muna. Basta panawagan ko lang sa lahat. Sana lahat tayo magkaisa. Kasi hindi naman ito laban ng isa. Laban natin ito lahat. Tsaka kay Rachel, sana huwag ka na masyadong naandito lang kami. Tutulungan ka namin. Kahit anong mangyari, tutulungan ka namin. Okay, Boss RC? Sa akin, ang masasabi ko, dinig ba? Dinig. Oh, yes, Boss RC. Yes, masasabi ko lang sa'yo, galingan mo pa. Oo, galingan mo pa. Galingan mo pa. Kasi kami ay hindi titigil sa iyo, no? Tsaka doon sa mga ibang ibang reactor. This is the last content na nito, itong topic na to. Yes, oh, last content natin, to. Huwag na tong i-topic at the last content ibang, to, last content. Basta kikilos tayo. To. Basta kikilos kasi, tayo. Kasi hindi ho natin pwedeng araw-arawin na i-tackle or i-topic tong ganitong issues. Dahil unang-una, ayaw po namin na maging toxic ang community. Correct. Kasi ang concern po namin dito is yung mga senior citizen. Mm. Ano po? May madaming supporters ang Rochelle, mostly senior citizen. Yun yung iniingatan natin dito. No, kami ho ay kikilos ng tahimik, no? Wala na sanang mag-tatakel nito. Para na rin lang po sa katahimikan, no, ng community. Siyempre, pag naling kay Rachel, to protect na rin kay Rachel, di ba? Yes, totoo po yun. Yun lang po. Basta yung basher, galingan mo. Okay. Hindi kami titigil.
Okay. At saka ano, Boss Arce, ano po yung mga huling mensahe mo sa mga ex mo? Doon sa mga ex, mabuhay kayo. Hanggat gusto ninyo. Hanggang gusto ninyo, magpakabait kayo. Swerte lang ninyo kasi ang lalayo ninyo. Malapit-lapit lang kayo sa akin. Giatay, Jud. Lang. Pasensya na, ba? Oh, Ma'am Kapsat, sayo po. Last message sa ating ngayong gabi. Hello. So, ready 1216. Pasensya na, may kinakasat ako. Siguro nakikinig ngayon yung ano, yung may-ari ng fake account kasi ang sabi ng kanakausap ko, nag-delete na daw siya ng mga post niya. Ah, okay. Sorry. Screenshot is in the air. Pati page ng ID mo, profile mo, nakuha na namin. Kahit padilitin mo lahat yan. May screenshot na kami lahat. Yeah. Galingan mo pa kung sino ka man. So, gaya ng sabi ni Press Lisa, kung na ano, pupuntahan ka niyan, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. hindi pa natapos, nag-delete na. Oo. Sabi ko sa inyo, nanonood yun eh. Sa akin, may nag-PM sa akin ngayon na yun ang ano, sabi niya, boss, parang ang bashers nanonood sa inyo kasi habang nag-live kayo, siya naman delete ng mga post daw niya. Ah, okay. Delete na daw. Delete na ay, yun, nakasubaybay talaga sa world. Baka sabihin mo, hindi ko alam kung makikita mo ha. Baka sabihin mo, nagluloko ako ha. Sige, Boss Arce, pakita mo. Kala mo nagluloko ako. Ihawing kita, maniwala ka. Huwag ikaw kang magtapang-tapangan. Loko ka. Mm-mm. Yan ha. Oh. Ito na yan ha. Ay, hindi kita. Hindi kita. Hindi kita. Sige. Hindi kita. Sige lang. Sige. Hindi kita eh. Ito, ayan o. Hindi kita. Ayan. Ayan o. May kinakausap ako ha. May kinakausap ako. Hindi nakikita. Nakikita ba? Nakikita ng konti, boss. Nawawala-wala, boss eh. Wala. Okay, sige. May kinakausap ako. Naku, sabi ko sa'yo, yayariin kita. Patay. Sabi, patay. Sir Jens Anisa. Sir Jens, pwede ka kang mag-on-cam? Sir Jens. Hello. Ayan. Hello. Pasensya na. Narinig po ba? Oo, rinig na. Sige. Bilin sa ating community. Pasensya na. Kala ko sige. Nakikinig ka lang po sa amin. Sige. Para sa community natin. Oo, nakikinig ako. Nakamonitor ako kasi ang hirap patulogin ng anak ko. Kaya nagkukulit. Sige, sir. Sa akin naman, no, ang masasabi ko lang sa buong community ng Rochelle, lalo na sa mga langga, huwag po kayong mag-alala kasi nandito po ang Lord. Sa abot po ng aming makakaya sa pangunguna po ni Ma'am Lisa Lamar at ni Sir Idol Borloy. Nandito po kami lahat, magkakaisa po kami para po ipagtanggol ang maglangga, kaya huwag po kayong mag-alala. Thank you. Thank you, Sir Jens. Sir Jens, thank you nga pala sa patuloy na ano, pagre-react. Boss Arce, Boss Andy, Boss Ate Lisa, Ate Ma'am Kabsat at Ma'am Yoli. Ate Yoli pala, sorry. Thank you pa rin. Hindi lang sa basta pag-react. So, kasi kaya nga tayo, Rochelle Official Reactors and Defenders. Samahan po ito ng reactors saka ng defenders. So, kumbaga po, merong certain defenders sa amin, merong certain reactors sa amin. So, kumbaga, pero hinihila naman yung mga defenders to react also. Kaya nagla-live kami ng ganito in order to expose. Ano po, makita niyo naman yung mga gandang mukha ng mga yan. Like Ate Lisa, Mong Kabsatlin, di nag-on-cam. Si Ate Yoli naman, alam natin na ano na talagang hasana rin sa pagdi-discuss live. At ganun din po ano sa lahat ng kasamahan namin na wala ngayon dito. Bro Marge, ano po? Bro Marge ba lang wala? Tama ba? Bro Marge. Si Marge lang wala. Si Bro Marge lang. Ayun. So kami po, samahan po kami ng Reactors and Defenders. We are ano po, we are guided and acknowledged by Ruel of Malalag and Rachel Morales. Also Kuya Bal, ano po. So kumbaga, sa lahat po ng pagkakataon, kumikilos po kami ng may panuntunan at may patakaran. Pero sa ganitong usapin po, pasensyahan po tayo, ano? So sabi nga po namin ni Boss Arce, galingan mo pa magtago, mag-delete ka na hangga't gusto mo. Pero malalaman namin kung sino ka. Tandaan mo 'yan. Okay? So 'yun lang. Thank you very much sa inyong lahat, guys. Good evening.
Hindi ko na kayo patatagalin. It's already 12:21 in the morning. Thank you. Salamat. This is the last time we tackle up this thing. Thank you, Boss RC. Thank you, boss. Thank you. Salamat. Thank you, boss. Thank you, boss. Maraming salamat. Sa 1,000 dyan, no? 1,075 live viewers. Thank you so much po. No? Ako'y mauuna na sa inyo, boss. Okay, salamat, Boss RC. Andiwaw, Atelisa, Tioli, Alin, Kabsat Lane, and Jens. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat. Good evening. Bye-bye. Ako din, Bobon. Boss RC, matanong ako, Boss RC. Ano na naman yan? May pag-asa ba nga magiging kayo ni Ate LC? Sino? Bye-bye. So goodbye, good night, thank everyone. Thank you, boss. Mag-lift na rin ako, boss. Sige ate. Salamat sa ate. Thank you. Ayan, so thank you very much po sa inyong lahat, guys. So this is Borlolo Stinky again. Shout out po sa inyong lahat. Ano po? So mainframe tayo. So this is it. Tita nyo naman, kahit pa paano, we are trying our best po para, sabi nga, kahit pa paano po, may pagtanggol si Rachel at saka si Ruel sa mga taong walang magawang maganda sa buhay. So kami po, ako, sabi ko, I do committed myself. Kukommit ko po yung sarili ko, hindi po ako titigalit na, hindi ko po nalalaman kung sino ka. Yun lang. Tagal na po ako sa mundong ito ng social media at madami best na po kami nag-trace ng tao pati lugar na kinilalagay niya. So kumbaga po, maraming pwedeng gawing paraan. Ang mahalaga, committed kami na tiyakin na makikita at makikita ka namin. Malalaman namin kung sino ka. Delete mo na lahat. Pero yung IP ad po na meron kami, yung ID po ng Facebook at saka page mo, hawak na po namin. So this is it, guys. Salamat po sa inyong lahat. Ano po? So thank you very much po sa inyong lahat. It's already 12:23 in the morning. So salamat po sa pagsama sa amin sa dalawang oras sa live ng Rochelle Official Reactors and Defenders. At asahan mo niyo po, hindi po ito ang huli. Maraming beses pa po tayo magsasama sa live. Okay, thank you very much, guys. It's Borlolo Stinking again. Shout out, everyone. Good night, everybody. To God be all the glory. Thank you very much po. Please don't forget to support, to like, and also to subscribe ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, ang Ina ng Kalingap, Ati Eva Vlogs, ang Anak ng Kalingap, Kalingap Rob, and the lovely duo Mr. Welop Malalag and Miss Rachel Morales Vlogs, and be a part of Kalingap Family. Thank you very much.